421. Ano ang cultivation base ng kakaibang brat na iyon? Tanong ng binata na nakasuot ng gintong damit. Tapaghusga sa vital energy force na nagmumula sa kanya. Dapat na siya ay nasa paunang yugto ng immortal transforming realm. Tagot ng katulong na nakasuot ng saya na damit. Kung gayon, magiging mas madali ang mga bagay dahil siya ay isang mahina lamang. Makinig. Ipadala ang aming mga tauhan upang mahuli siya at bugbugin siya hanggang sa mamatay. I bet this boy is just a nobody. Sabi ng binata sa utusan. Opo, Ginoo. Agad na sagot ng utusan. Pagkatapos, idinagdag niya. Sir, makikipag-ugnayan ako sa pinuno ng Divine Snake Gang at hayaan siyang mag-alaga sa bastard na iyon. Maraming elder sa gang na ito ang nasa premium na yugto ng Immortal Transforming Realm. At kilala sila sa pambobuli ng mga tao. Magaling sila sa mga ganyang bagay. It will be a piece of cake for them to deal with that guy. Sige, hayaan mo na ang mga taga Divine Snake Gang. Tang-ayon ng binata sa bayhigop ng kanyang tsaa. Tumango ang katulong at umalis na gawin mo ang trabaho niya. Sabay-sabay na lumilipad si Dustin sa likuran ni Kelsey at ng kanyang kapatid habang nakatingin sa maunlad na kontinente sa ibaba. Kalahati ng mga naninirahan sa Tycoon World ay mga tao. Medyo mataas ang porsyento ng sangkatauhan sa mundong ito. Bukod sa mula sa lahi ng tao, maraming nilalang mula sa ibang lahi na naninirahan din sa kontinenteng ito. Ang Immortal End World, sa kabilang banda, ay kadalasang tinitirhan ng sangkatauhan. Sa katunayan, 90% ng mga buhay na nilalang sa Immortal End World ay mga tao. Dustin, ang ating Tycoon World ay malawak. Halos kalahating araw ang aabutin natin bago tayo makauwi. Gayunpaman, hindi tayo nagmamadali. You can take the opportunity to appreciate our world. Nakangiting sabi ni Kelsey. Dinagalon, pababa para lumipad sa tabi ni Dustin. Maganda ang mood niya. Sa kanilang paglalakbay, nakakuha siya ng makapangyarihang panloob na core. Gamit ito, makakagawa siya ng condensed omnipotent pill na makakatulong sa kanyang ama at lolo na mabawi ang kanilang cultivation base. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Akala niya talaga magandang ideya iyon. Habang lumilipad siya, tinatangkilik niya ang tanawin at pinagmamasdan ang mga lokal na tao. Lahat ng bagay dito ay bago sa kanya. Sa sandaling ito, isang paos at malakas na boses ang lumabas sa kung saan. Stop! Galing kami sa Divine Snake Gang. Nandito kami para suriin ang mga dumadaan. Inala namin na may mga especially iya mula sa ibang mundo na pumasok sa mundo namin. Pagkatapos, ang espasyo sa harap nila ay biglang nagsimulang manginig at maraming figure ang sabay-sabay na lumabas sa kawalan. Itinaas ni Dustin ang kanyang ulo at nakita ang isang grupo ng mga nakakatakot na mukhang magsasaka. Malinaw na hindi sila mabubuting tao at nagpunta dito na may layuning bigyan sila ng isang mahirap na oras. Ang pinuno ng grupo ay isang mataba. Makapangyarihang mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakaupo siya sa isang sawa. Dahil sa vital energy force na ibinubugan niya, nag-iba-iba ang espasyo sa paligid niya na parang mga alon. Puno ng killing intent at bangis ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Dustin. It took a moment for Kelsey to put the identity of the middle-aged man. But when he did, nagalit siya. Well, hindi ba ikaw si Elder Army ng Divine Snake Gang? Ano ang ginagawa mo, Kuya Army? How dare you get in my way? Marahas na tanong niya habang humahakbang pasulong. Mr. Tang, I am Army Chen of the Divine Snake Gang. Don't worry. I mean you no trouble. We're here for the guy beside you. Inala namin na isa siyang especially iya mula sa ibang mundo. Pupunta kami sa arestuhin siya at tanungin ng mabuti. Tugot ni Elder Army. Itinuro si Dustin. Bagamat tinawag niya si Kelsey bilang, Mister. Hindi siya nagpakita ng labis na paggalang. Sa halip, may bahid ng panunuya sa boses niya. Ganun ba? Inala mo na especially iya ako. Malamig na sabi ni Dustin. Bagamat si Elder Army ay nasa premium na yugto ng Immortal Transforming Realm.
hindi siya kalaban ni Dustin. Maari siyang ibaba ni Dustin sa isang tibok ng puso. Ngunit higit sa lahat, natarante si Dustin. Ito ang unang pagkakataon na nakarating ako sa Tycoon World. Walang paraan na magkaroon ako ng anumang mga isyo sa Divine Snake Gang o itong Elder Army. Kaya bakit bigla niya akong pinagsusumikapan? Kung tungkol sa mga bagay na especially iya, tiyak na siya ay gumawa nito. Dustin bro-oded. Para bang binabasa ang isip ni Dustin. Tiniyak siya ni Kelsey sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Dustin, huwag kang mag-alala. Siguradong kinuha ng mga pinsan ko ang mga taong ito sa Divine Snake Gang para pahirapan ka. Ang aking lolo ay dating pinuno ng aming angkan. Ngunit mula nang mawala siya sa kanyang cultivation base, ang ilan sa mga miyembro ng clan ay nagsusumikap na humalili sa kanyang lugar bilang pinuno. Pinahirapan nila ang lahat ng malapit sa atin. Natatakot sila na ang aking lolo at ang aking ama ay makabawi ng kanilang lakas at makabangon muli sa kapangyarihan balang araw. Kaya, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makahadlang sa ating landas. I will call for backup through the Jade Sleep. I see. Tugot ni Dustin sa pamamagitan ng spiritual sense niya. Matapos marinig ang paliwanag ni Kelsey. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Seryoso. Kakatapak ko lang sa Tycoon World at kasali na ako sa internal strife ng Tang Clan. Isa sa mga miyembro ng clan ang nagpadala sa mga taong ito para arestuhin ako para lang ipahiya si Kelsey at ang kapatid niya. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Brat, pumunta ka dito. Lumuhag ka at sabihin sa amin kung saan ka nanggaling at kung bakit ka napunta sa Tycoon World namin. Kung hindi, pipilitin kitang gawin ito. Ako mismo ang magpapahirap sa iyo at magtatanong sa iyo. Bibigyan kita ng ganyan. Mahirap oras na pagsisisihan mong buhay ka. Tigaw ni Elder Army kay Dustin na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Isang daang talampakan ang haba ng sawa na kanyang inuupuan na may matatalas na pangil at nakakatakot na aura. Elder Army, you'd better show Dustin some respect. Dinala namin siya dito. Siya ang bisita namin. Wala kang karapatang tanungin siya. Galit na sigaw ni Elsie na nakataas ang kilay. Army, mas mabuting umalis ka na dito. Tigaw din ni Kelsey. Haha, Mr. Tang, Miss Tang, umanga ako. Pero hindi mo ako matatakot. I'm gonna interrogate this brat. Walang makakapigil sa akin. Bumisi si Elder Army. Sinuportahan siya ng isa pang miyembro ng Tang Clan. Kaya hindi siya natakot kay Kelsey at sa kanyang kapatid. Lad, pumunta ka dito ngayon din at lumuhod sa harap ni Elder Army. Isumite sa kanyang interogasyon. Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo, may death wish ka ba? Brat, halika rito at lumuhod ka. Agresibong sigaw ng iba pang miyembro ng Divine Snake Gang mula sa likuran ni Elder Army na may masamang tingin sa kanilang mga mukha. Para silang mga mandar ambong na ang mga kamay ay nababad sa dugo ng mga inosente. Dima sa kanila ay nasa Immortal Transforming Realm habang ang iba ay nasa Heavenly Grotto Realm. Dustin, huwag kang matakot, papunta na ang mga tauhan natin. Sabi ni Kelsey kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nang marinig ito, tumingin si Dustin sa mga miyembro ng Divine Snake Gang na sumisigaw sa kanya sa isang mapaghamong paraan. Tapos, bumiti siya ng mahina at hinawakan ang ilong niya. Sa pagkakataong ito, tahalip na tumugon sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Tinabi niya ng malakas, Kelsey, hindi namin kailangan ng anumang backup. Hindi sila banta sa akin. Kaya ko silang tapusin ng mag-isa sa isang tibok ng puso. Ano ang sinabi niya? Lahat ng miyembro ng Divine Snake Gang, kasama si Elder Army, ay natigilan sa sinabi ni Dustin. Naabot na ni Elder Army ang premium na yugto ng Immortal Transforming Realm. Dalawang miyembro ng Divine Snake Gang ang nasa medium stage ng Immortal Transforming Realm at tatlo pa ang nasa preliminary stage ng Immortal Transforming Realm. Sa ibabaw ng anim na taong ito, ang Divine Snake Gang ay mayroon pa ring maraming miyembro na nasa Heavenly Grotto Realm. Ngunit walang sino man ang basta-basta na nagsasabing kaya niyang alagaan silang lahat ng mag-isa. Ito ay katawa-tawa.
Haha! Nawala ba sa isip mo ang takot? Sa tingin mo matatalo mo kami sa isang tibok ng puso? Pagbigyan mo na! Gusto kong makita kung kaya mo pang harapin ang isa sa amin. Ang tanga! Nagyayabang ka ng ganito kahit ilang sandali pa bago ka mamatay. Dapat ngayon ka palang humihingi ng awa. Hindi napigilan ng mga miyembro ng Divine Snake Gang ang pagtawa. Hindi nila napigil ang kutsain siya bago kitilin ang kanyang buhay. I was completely serious though. It's too bad. Bush! Ang kanyang malademonyong avatar ay lumitaw sa tabi niya at nagsagawa ng world sealing tabud magic. Ang mga demonyong rune ay lumitaw sa buong kalangitan at lumipad sa paligid tulad ng mga itim na snowflake. Ang lahat ng mga miyembro ng Divine Snake Gang ay seliado at nagyelo sa lugar. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, pinakawala ni Dustin ang limang sword aura beam na may iba't ibang kulay. Tulad ng limang dragon, na bumubuo ng isang array at pumailang lang sa langit. Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga tao ng Divine Snake Gang, kabilang si Elder Army, ay sumabog sa mga piraso at naging ambon ng dugo. Wala sa kanila ang nakaligtas sa suntok. Dahil nakita na nina Kelsey at Elsie ang kanyang demonyong avatar sa Ancient Forbidden Land. Hindi na nag-abala si Dustin na itago ito sa kanila. Ito ay hindi kapani-paniwala. Parehong nagulat sina Kelsey at Elsie nang makitang ang buong tanawin ay nilamon ng ulap ng dugong ambon. Minamaliit nila ang antas ng pagiging epektibo ng labanan ni Dustin. Well, Kelsey, napatay ko na ang mga taong ito mula sa Divine Snake Gang. Malalagay ka ba sa gulo? Tinawag ni Dustin ang demonyong avatar pabalik sa kanyang katawan at tinanong si Kelsey. Dustin, huwag kang mag-alala. Ang Divine Snake Gang ay isang pangatlong klase lamang o marahil ay isang sekta sa ika-apat na klase sa Tycoon World. Ito ay maliit at hindi karapat-dapat sa ating pagkabalisa. Ang pagpatay sa isang matanda, sa kanila ay walang magagawa sa akin. Pinsala, sa palagay ko ay may isang tao sa aking pamilya ang sumusuporta kay Elder Army. Kaya naman naglakas loob siyang maging walang prinsipyo. Nako, unti-unting bumababa ang status ng side ng lolo ko sa family branch. Ang pamilya namin ay tinalikuran na ng ibang sangay. Kung kasing lakas ng dati ang branch namin, hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang Divine Snake Gang na saktan ako. Okay, Dustin, bumalik na tayo. O baka kailangan pa nating harapin ang mga ganitong pangyayari. Sabi ni Kelsey sabay tapik sa balikat ni Dustin, na parang isang matandang kaibigan. Tumango si Dustin. Sumunod silang tatlo sa kanilang paglalakbay. Ilang sandali pa, may dumating na grupo ng mga tao. Tumatakbo papunta sa kanila. Ang nangunguna sa middle-aged na lalaki ay ang tito ni Kelsey. Nasa Immortal Realm siya. Ito ang mga reinforcement na binanggit ni Kelsey kanina. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakatapak na sila sa bahay ni Kelsey. Ito ay matatagpuan malalim sa mga lambak ng mga bundok. Halos walang makita sa paligid dahil napakalayo ng lugar. Napakatahimik na tila kung hindi mag-iingat ang isa ay maririnig ng iba ang kanilang iniisip. Kahit na ang lugar ay hindi magulo tulad ng ibang mga lungsod. Ito ay tiyak na mukhang isa. Napakaganda ng tanawin sa paligid. Lahat ng naisip mo ay naroon na. Ito ay sa maraming paraan tulad ng isang independenteng maliit na mundo. Sa loob ng lungsod, may mga bundok, dagat, at maraming magagandang gusali. Ang nakakapagtaka pa ay maraming malalaking isla ang lumulutang sa himpapawid sa kailaliman ng lungsod. Napapaligiran sila ng mga kumikislap na ilaw at patong-patong ng mga ripples na ikinakalat ng mga arrays. Tinabi ni Kelsey kay Dustin na ang bawat isla ay nilagyan ng napakatalino na mga array ng depensa. Pagkatapos mabuli ang branch ng lolo ko sa Tycoon World, pumunta kami dito at nanirahan. Itinayo namin ang lungsod na ito mula sa simula at ngayon lahat kami ay nakatira dito. Dagdag ni Kelsey, kung isang sangay lang ang makakapagtayo ng ganoon kalaking lungsod, ang pamilya Tang ay dapat na napakalakas sa Tycoon World. Habang nagmamasid si Dustin, ibang eksena ang naganap sa isang mansyon ng pangunahing kontinente ng Tycoon World. Ano? Bulalas ng isang binata na nakasuot ng gintong robe.
Siya ay may kaakit-akit na mukha ngunit isang malupit na titig. Napatay ng brat na iyon ang anim na cultivator sa Immortal Transforming Realm at ilang daang cultivator sa Heavenly Grotto Realm ng Divine Snake Gang sa isang galaw. Kung ito ay totoo, kung gayon ang lalaking ibinalik ni Kelsey ay nangangako. Ham! Nakikita ko. Dapat siya ang bagong talent na na-canvas ni Kelsey. Parang hindi lang sumusuko ang branch ni Elroy Tang. Palihim silang nagre-recruit ng mga talento at nangangarap na mabawi ang kanilang mga dating kaluwalhatian balang araw. Naiinis na bulong ng binata na nakasuot ng gintong robe. Sir! Ang batang iyon. Mayroon siyang nakakatakot na demonyong avatar. Ang demonyong avatar na iyon ay tila nakakagamit ng hindi kapani-paniwalang mga kasanayan sa demonyo. Ang lahat ng mga tao ng Divine Snake Gang ay patay sa loob ng ilang segundo. Sabi ng isang katulong na nakasaya na nakatayo sa malapit. Naiintindihan ko. Bahagyang tumango ang binata na nakasuot ng gintong robe. Habang ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sir! Nakabalik na po ako. Nagmamadaling pumasok sa mansyon ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng dilaw na robe. Ang panginoon ng mansyon ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Oh, Cedric, sa wakas ay nakabalik ka na. Sa pagkakataong ito, iniling ko sa iyo na sundan si Kelsey at ang kanyang kapatid na babae sa Ancient Forbidden Land at humanap ng pagkakataon na tapusin sila minsan at para sa lahat. Ngunit sayang, nakabalik silang ligtas at tunog. At sa katunayan, mas nauna pa silang dumating kaysa sa iyo. Lumapit ang binata sa medyo may edad na nakakunot ang noo. Malayo siya sa pagiging masaya sa mga nangyari. Sir, huwag po sana kayong magalit sa akin. May magandang balita po ako. Sa Ancient Forbidden Land, may isang Supreme Holy Tree. May 20 Supreme Holy Fruits. Napakalaki ng pagkakataong palampasin. Upang pagnakawan ang pinakamataas na banal na prutas, kinailangan kong palampasin ang pinakamagandang pagkakataon na patayin si Kelsey at ang kanyang kapatid na babae. Sir, mangyaring tingnan ang mga ito. Nakakuha ako ng 2 kataas-taasang banal na prutas sa Ancient Forbidden Land. Para sa iyo lang sila. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang amo. Pagkatapos ay inilabas niya ang 2 prutas. Ang isa ay itim at ang isa ay puti. Sila ang pinakamataas na banal na prutas. Si Cedric ay isang magsasaka sa Immortal Realm. Dumukot siya ng 2 Supreme Holy Fruit sa Ancient Forbidden Land. Ang swerte niya, the legendary Supreme Holy Fruits. Nagliwanag ang mga mata ng binata na parang bata. Agad niyang kinuha ang 2 Supreme Holy Fruit sa kanyang mga kamay. Matagal niyang tinitigan ang mga ito bilang paghanga. Well, excellent. Cedric, you did a great job. Naniniwala ako na sa 2 kataas-taasang banal na prutas na ito. Mapapabuti ko ang kalidad ng aking katawan sa mas mataas na antas. Tungkol naman kay Kelsey at sa kanyang kapatid. Sigurado akong humanap ng isa pang pagkakataon para patayin sila. Ang mood ng binata ay ganap na nagbago pagkatapos niyang matanggap ang bounty ng pinakamataas na banal na prutas. Mukha talagang maganda ang mood niya. Nako, sir, may balita pa ako. May makapangyarihang damo sa sinaunang bawal na lupain. Tuwang-tuwang palam ni Cedric sa binata. Ano ba, may omnipotent herb ba talaga sa Ancient Forbidden Land? Sino ang nakahawak nito? Hindi nakuha ni Kelsey at ng kapatid niya. Diba, ang binata ay namangha sa kaibuturan. Ngunit masabik siyang malaman kung sinong maswerteng bastard ang nakakuha nito. Nag-aalala siya lalo na ang mga nakakainis na kapatid na iyon. Ito ay magiging isang malaking pag-urong sa kanyang pukana na patayin sila. Don't worry, sir. Hindi nila nakuha ang omnipotent herb. Sagot ni Cedric. Haha, syempre hindi makukuha ng mga bastos na yan. Sigurado akong halos imposibleng makuha nila ito. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang nakapasok sa Ancient Forbidden Land. Marami sa kanila ang actually Immortal Kings. Masyadong mahina si Kelsey and his sister in compared to get the omnipotent herb. I guess the omnipotent herb was taken by an Immortal King. Sabi ng binata na mayabang ng ngiti. Sir, nagkakamali ka. Hindi nakuha ng mga immortal na hari ang omnipotent herb.
Nakuha ito ng isang binata mula sa Immortal End World. Parang nasa preliminary stage pa lang siya ng Immortal Transforming Realm. Bukod dito, ang brat na ito ay hindi lamang nakakuha ng makapangyarihang damo. Ngunit nakakuha din siya ng higit sa 10 kataas-taasang banal na prutas. Ito talaga ang maswerteng araw niya. Ang batang ito ay may napakalakas na demonyong avatar. Kahit na ang isang master sa Immortal Realm ay hindi siya kayang talunin. Dagdag ni Cedric, taalaala ng mahusay na pagganap ni Dustin sa Ancient Forbidden Land. Hindi niya maiwasang purihin ito. Hinangaan niya si Dustin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano ba? Nagulat ang binata na naka-golden robe sa narinig niyang balita. Hindi naman talaga iyon ang inaasahan niya. Sabay-sabay na, nawala ang saya sa mukha niya. Tumayo siya sa upuan at tinitigan si Cedric. Tila ba, maingat na pagbuo ng kanyang susunod na tanong. Cedric, ang taong nakakuha ng Omnipotent Herb ay nasa preliminary stage ng Immortal Transforming Realm. At mayroon siyang demonic avatar. Sigurado ka ba talaga? Dahan-dahan ang sabi ng binata na naka-golden robe. Hindi inilipat ang tingin kay Cedric kahit isang segundo. Totoo naman. Nakita ko mismo. Sir, anong meron? Tanong ni Cedric nang makitang kumupas ang kulay sa mukha ng binata. Hindi maganda yan. Sagot ng binata. The guy who got the omnipotent herb has come to our tycoon world. Isa pa. Kasama niya si Kelsey and his sister. Ang binata na nakasuot ng gintong damit ay dahan-dahang natapos ang kanyang pangungusap. Bukas siyang nagtatampo na puno ng pangamba ang mga mata. Dumating na ang batang iyon sa ating tycoon world. Nako, sir, kung ibibigay niya ang omnipotent herb kay Elroy Tang at pinadalisay ni Elroy Tang ang condensed omnipotent pill kasama nito. Hindi ito makakabuti para sa atin. Hindi talaga. Tigaw ni Cedric sa kawalan ng pag-asa. Ipaalam ka agad sa aking ama, sa pagkakataong ito, wala akong pakialam kung anong uri ng mga pamamaraan ang ginagamit natin. Dapat nating kunin ang makapangyarihang damo mula sa kanila. Hindi natin hahayaang makuha ito ni Elroy Tang. At saka, ang brat na iyon ay may higit sa 10 Supreme Holy Fruits. Kukunin ko din sila, and then I will kill that arrogant brat myself. Malamig na sabi ng binata. Para siyang lalaking handang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. This made him look intimidating. I understand, sir. Cedric, sagot niya at naglakad palabas ng hall para maghanda. Dinala ni Kelsey at ng kanyang kapatid na babae si Dustin sa isang tirahan sa kalaliman ng lungsod sa isang malaking isla. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang tila ordinaryong bahay na may maluwang na sikretong cultivation room. Nakilala ni Dustin ang lolo at ama ni Kelsey sa loob ng silid. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki na may kulubat na mukha. Naglabas siya ng nabubulok na amoy na katumbas ng bulok na bangkay. Siya ay kulot at mukhang mahina. Kahit na ang tanging gawain ng paghinga ay tila napakaraming trabaho para sa kanya. Para siyang mamamatay anumang oras. Ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bukas siyang mapatla at may kulay abo. Na siyang nagmukhang mas matanda sa kanyang aktwal na edad. Nanghihina siya na nahirapan siyang bumangon at hindi maigalaw ang kahit isang paa sa kanyang katawan. Hindi masasabi ng isa kung gaano siya katagal mabubuhay sa kanyang mahinang estado. Ngunit tila wala siyang maraming oras. Naka-cross-legged silang dalawa sa isang sulok sa secret training room at natatakpan ng makapal na alikabok ang kanilang mga katawan. Walang nakakaalam kung ilang taon na ang nakalipas mula noong huli silang lumipat sa posisyong iyon. Napagtanto ni Dustin na mayroong isang napakatalino na hanay ng pagtitipon ng enerhiya sa lihim na silid. Ang walang kamatayang enerhiya ay naging patong-patong ng mga alon ng tubig at dumb alloy sa loob ng sikretong silid. Pakiramdam ni Dustin ay nakatayo siya sa ilalim ng isang malinis na lawa. Napaka-espesyal sa pakiramdam. Bukod dito, sa paggamit ng kanyang espiritual na kahulugan. Napagtanto din ni Dustin na sa sikretong silid bukod sa hanay ng pagtitipon ng enerhiya ay mayroon ding mga tambak ng mahalaga at bihirang likas na yaman. Habang pinagmamasdan at sinuri sila ni Dustin ng mas mabuti. Nagulat siya nang makitang ang ilan sa kanila ay hindi mabibili ng salapi.
Ang dami ng walang kamatayang enerhiya sa silid ay kamangha-mangha. Lolo, Ama, nakabalik na kami. Matapos silang batiin. Tuwang-tuwang sumugod sa kanila sina Kelsey at Elsie. Nagpupumiglas ang dalawang lalaki na imulat ang kanilang mga mata at magiliw silang tiningnan. Kumusta na kayong dalawa? Marami na siguro kayong pinagdaanan. Mga anak ko, mahinang sabi ng matanda na parang anumang oras ay mamamatay na siya. Puno ng kulubat ang mukha niya at bagamat nanghihina siya. Parang napahawak siya sa sobrang lakas ng loob niya para mabuhay. Marahil ang hindi sumusukong kalooban na ito ang tumulong sa kanya upang mabuhay sa kabila ng katotohanan na siya ay may matinding sakit. Lolo, Ama, pareho kayong maliligtas. Bumulwak si Elsie habang sumusugod at sinunggaban ang matanda. What makes you say that? What could have changed after all these years? Nang marinig ang sinabi ni Elsie. Parehong tumingin kay Elsie ang matanda at ang nasa katanghali ang gulang na may umaasam na mga mata. Hindi ka maniniwala dito. Ngunit natagpuan namin ni Kuya ang makapangyarihang panloob na core. Sa wakas ay natipon na namin ang lahat ng mga materyales para sa pagpino ng condensed omnipotent pill at handa na sila. Excited na sigaw ni Elsie. Ganoon ba? Magkasabay na sabi ng matanda at ng middle-aged na agad na nanginig ang kanilang mga katawan. Kumikislap ang kanilang mga mata sa pananabik at naglabas sila ng nakakatakot na aura. Nagulat at natakot si Dustin sa bigla ang paglakas ng kapangyarihan at hindi sinasadyang napaatras ng ilang hakbang sa pagmamadali. Mukhang namamatay sila, ngunit naglalaman ang mga ito ng nakakatakot na enerhiya. Naisip ni Dustin sa gulat. Huminga ng malalim ang matanda. At kumaibat ang kulubat na balat sa mukha. Ito ay isang bihirang pagpapakita ng kaguluhan na bihirang makita sa kanyang mukha. Elsie, Kelsey, totoo ba talaga ang sinasabi mo? Na mayroon kang omnipotent internal core. Paano mo mahahanap ang omnipotent internal core? Tanong ng matanda sa nanginginig na boses. Totoo, Lolo. This is Dustin and he has two omnipotent internal cores. But the best part is pumayag siyang bigyan tayo. Magalang na sagot ni Kelsey habang humakbang pasulong. Haha, mabuti. Gamit ang omnipotent internal core. Madali nating mapadalisay ang condensed omnipotent pill. Kapag nainom na natin ang condensed omnipotent pill, maaari nating ganap na pagalingin at mabawi ang ating nalalanta ng mga katawan at maibalik sa ating cultivation base. Haha, malaki. Tila hindi tayo pinabayaan ng Diyos pagkatapos ng lahat. Malakas na bulalas ng matanda. Ang matandang lalaki na orihinal na naaagnas. Nalalanta. At namamatay. Ay biglang nagbuga ng labis na kamangha-manghang dami ng enerhiya. Siya ay puno ng buhay at sigla. Tulad ng isang namamatay na puno na muling nabubuhay sa tagsibol. Anak, ano ang gusto mo? Basta sabihin mo sa akin. I will give you whatever you want as long as you agree to give me the omnipotent internal core. Sabi ng matanda sabay tawa. Ibang-iba siya. Sa nakita ni Dustin ilang sandali ang nakalipas. An omnipotent internal core was a napakabihirang kayamanan sa loob ng kumpol ng bituin. Mahirap makahanap ng makapangyarihang damo. At sa loob ng libo-libong taon ay walang nakatagpo nito. Ang panloob na core ng omnipotent herb sa makatuwid ay itinuturing na isang napakahalaga at bihirang hindi mabibili ng salapi na kayamanan. Lolo, nakipag-ayos na ako at nakipag-deal kay Dustin. Pagkatapos ay sinabi ni Kelsey sa matanda kung ano ang ipinagpalit niya para sa omnipotent internal core ni Dustin. Pumayag si Kelsey na ibigay kay Dustin ang Tycoon Superior Skill at ang pinakamahusay na mga barkong pandigma sa Tycoon World. Bukod dito, pumayag siyang hilingin sa kanyang lolo na gabayan si Dustin sa pagsasanay sa kataas-taasang banal na katawan. Upang ipakita ang kanyang katapatan, binigyan na ni Kelsey si Dustin ng dalawang kataas-taasang banal na prutas. Okay, that sounds reasonable. I support the terms of the agreement. Tugon ng matanda matapos niyang pag-isipan sandali ang terms of agreement nila matapos niyang marinig ang sinabi ng apo. Sabay sa pagsang-ayon ay tumanggo siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat,
Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya at sa kanyang anak ay ang paggamit ng Omnipotent Internal Core para gawin ang Condensed Omnipotent Peel. Sa ganoong paraan, maibabalik nila ang kanilang cultivation base. Wala silang pakialam sa ibang kayamanan. Kung maibabalik ng mag-ama ang kanilang lakas, maaari nilang maibalik muli ang kanilang katayuan bilang maimpluwensyang at makapangyarihang mga individual sa Tycoon World. Sa ganoong paraan, makukuha nila ang anumang gusto nila. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Dustin at sa wakas ay natahimik na ang kanyang isipan. Sa katunayan, palaging nag-aalala si Dustin mula nang tumuntong siya sa Tycoon World. Palagi niyang naramdaman na parang nag-take siya ng labis na panganib. Kung ang lolo ni Kelsey ay tumanggi na ibigay sa kanya ang napagkasunduan ni Kelsey na ibigay sa kanya at kinuha ang makapangyarihang panloob na kormula sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Si Dustin ay nasa matinding problema. Ngayon, matapos marinig ang sinabi ng matanda, gaman ang pakiramdam ni Dustin. Naramdaman ni Dustin na hindi masamang tao ang matandang nauna sa kanya. Ngayong nagbigay na siya ng pahintulot, hindi na siya atres o tatanggi sa kanilang kasunduan. Sa wakas ay nakatiyak, kumuha si Dustin ng isang makapangyarihang panloob na core at ibinigay ito sa lolo ni Kelsey. Great! This is just great! Hawak ang Omnipotent Internal Core sa kanyang kamay. Ang matanda ay nasa sabik na ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Kelsey, utusan ng aming mga tauhan na bantayan kaagad ang lungsod. Ang iyong ama at ako ay kailangang umalis sa Tycoon World sa isang lihim na espasyo para sa amin upang pinuhin ang Condensed Omnipotent Peel. Pagkatapos naming pinuhin ang tableta at ibalik ang aming lakas, kami ay bumalik kaagad. Babalik kami sa susunod na araw. Dahil sa pangkalahatan ay tumatagal ng isang araw bago ito magkabisa. Sabi ng matanda kay Kelsey pagkatapos iligpit ang Omnipotent Internal Core. Ano? Ibig mong sabihin, hindi mo napipinuhin ang Condensed Omnipotent Peel dito. Lolo, natigilan si Kelsey. Oo, hindi natin ito mapipino dito. Kailangan nating malayo sa lugar na ito. Alam kong maraming matandang matatanda sa aming angkan ang palihim na nakatingin sa akin. Kapag nalaman nila na mayroon akong Omnipotent Internal Core at sinimulang pinuhin ang Condensed Omnipotent Peel, natatakot ako na baka magmadali silang pigilan ako sa paggawa ng peel. Kaya dapat tayong mag-ingat. Sabi ng matanda. Okay. Naiintindihan ko na ngayon. Baka titiyak ka. Lolo. Walang makakaalam nito. Sabi ni Kelsey. Sa lihim na silid. Ikinaway ng lolo ni Kelsey ang kanyang kamay at ipinatawag ang isang teleportation altar na lumulutang sa hangin. Pagkatapos, lahat ng lolo at ama ni Kelsey ay tumuntong sa teleportation altar at nawala. Well, Dustin, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Wala tayong masyadong gagawin maliban sa paghihintay hanggang sa mapadalisay ng aking lolo at ama ang Condensed Omnipotent Peel. Sabi ni Kelsey, umalis sila ni Elsie sa secret basement kasama si Dustin. Pagkatapos ay ipinakita nila siya sa paligid ng lungsod. Mas mabait si Elsie kay Dustin kaysa dati. Hindi na niya pinipili si Dustin. Naglakad-lakad sila ng isang oras. Biglang tumangala silang tatlo sa langit sa di kalayuan at nagulat sila. Libo-libong mga figure na may nakamamatay na hitsura sa kanilang mga mukha ay lumilipad patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. 10,000 milya ang layo nila sa kanila ngunit ramdam pa rin nila ang kanilang galit. 5 master ng Immortal King Realm ang nanguna sa grupo. Ang bawat isa ay naglabas ng napakalaking vital energy force na dumating patungo sa Dustin na may malalakas na ingay. Dustin Lin ng Immortal End World. Lumabas ka at tanggapin ang iyong parusa. Dustin, ikaw na munting bastard. Brutal mong pinatay ang mga miyembro ng ating Divine Snake Gang. Nakagawa ka ng karumal-dumal na krimen at kailangan mong pagbayaran ang iyong mga paglabag. Lumabas ka at harapin ang iyong kapahamakan. Ilang galit na galit ang dumating mula sa malayo. Sa isang sandali, isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa tarangkahan ng lungsod na may mabangis na pamatay na kalooban. Mga miyembro na naman ng Divine Snake Gang. Hindi sumusuko ang mga taong ito. Natigilan si Dustin.
I-activate ang City Protecting Arrays. Pinutol ni Kelsey ang mga gwardya nang makita niya ang napakaraming puwersa na papalapit sa lungsod. Boom! Umalangaw-ngaw sa buong lungsod ang isang pagsabog na nakakasira sa tainga. Tigla na lang. Maraming makikinang na mga kolom ng enerhiya ang bumulwak mula sa bawat sulok ng lungsod at pinagtagpi-tagpi na bumubuo ng isang protective array. At pagkatapos, ang mga patong-patong ng mga magic array ay kumalat sa kalangitan sa ibabaw ng lungsod. Natila mga lotes na namumulaklak sa tagsibol. Tumakinang na berdeng ilaw at dagendong ng mga hayop. Hindi mabilang na hindi pangkaraniwang mga hugis ang lumitaw. Ang bawat uri ng hugis ay kumakatawan sa isang malakas na hanay ng mahika. Huwag kang mag-alala, Dustin. Ang lungsod na ito ay nilagyan ng 18 magic array. Ang bawat array ay binuo ng isang napakahusay na eksperto sa array. Naginugol ang lahat ng kanyang lakas, oras, kasanayan at maraming pera dito. Ang bawat isa sa kanila ay napakasolid at makapangyarihan. Kahit gaano karami sa kanila ang dumating para sa iyo, hindi sila makakapasok, hindi ka nila sasaktan, sabi ni Kelsey na nagpapapanatag kay Dustin. Kelsey, I know you mean well, but something just don't feel right. Feeling ko lang may mali. Paano nalaman ng mga lalaking ito na Dustin ang pangalan ko? At galing ako sa Immortal End World. Dumilim ang mukha ni Dustin na nakakatakot kay Kelsey. Ah! Tama ka, bagay na bagay. Nang marinig ni Kelsey ang mga salita ni Dustin, biglang napagtanto ni Kelsey ang katotohanan. Habang papalapit sa lungsod ang grupo ng mga tao, tinawagan nila si Dustin, na mula sa Immortal End World, upang makalabas at tanggapin ang kanyang parusa. Gayunpaman, tinundan ni Dustin si Kelsey at ang kanyang kapatid na babae sa Tycoon World sa unang pagkakataon. At walang nakakakilala sa kanya dito. Dapat ay sikreto ang lahat. Bukang bukod sa iyo at sa kapatid mo. Dapat may ibang tao sa mundong ito na nakapasok din sa Ancient Forbidden Land kanina. At siguradong sinundan din nila ako pagdating namin sa Tycoon World. Ani Dustin. Kuya, hindi na kailangan pang hulaan. Ito na ang sagot natin. Tingnan mo, andito na si Johnny. Siguradong nagpadala siya ng palihim sa atin. Humph! Ang lolo ni Johnny ang kasalukuyang pinuno ng ating Tang Clan. Ang kanyang sangay ng Tang Clan ay palaging nagbabantay sa amin dahil minsan na kaming naluklok sa kapangyarihan sa mahabang panahon. Palagi silang natatakot na baka magkabalikan tayo. Itinuro ni Elsie ang isang binata na nakasuot ng gininto ang damit, na tila proud na proud sa sarili. Well, parang ganoon nga. Tama ang hinala namin na sinundan kami. Tumango rin si Kelsey. Alam niya kung gaano kasama at katusong si Johnny. Gagawin ni Johnny ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Makinig ka, Dustin mula sa Immortal End World. Kaawa-awang bata. Ako ang pinuno ng sekta ng Divine Snake Gang. Si Bennett Kyo. Pinatay mo si Elder Army ng aking sekta. At iyon ay isang hindi mapapatawad na krimen. Lumabas ka at tanggapin ang iyong hatol na kamatayan ngayon din. Tigaw ng isang matandang nakaitim na nakatayo sa linya sa labas ng lungsod. Habang humahakbang pasulong, biglang, isang malakas na sound wave ang bumuo ng mga layer ng ripples na nakikita ng mata. Ang mga sound wave ay napakalakas kaya umaalingaw-ngaw ang mga ito habang sila ay patungo sa lungsod at hinampas ang lungsod na pinoprotektahan ng husto ang mga magic array. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang nakakarinig na pagsabog habang ito ay nakipag-ugnayan sa mga magic array. How dare you make trouble in the city of the Tang Clan? Ang Divine Snake Gang ay isang maliit at mahinang sekta lamang. Gusto mo bang ganap na masira ang Divine Snake Gang? Takailaliman ng lungsod. Isang matangkad at payat na matandang lalaki ang sumugod sa bilis ng kidlat at tumayo sa pader ng lungsod habang sinisigawan ang pinuno ng sekta ng Divine Snake Gang. Sa bukod dito, maraming iba pang mga figure ang lumitaw din at sunod-sunod na pumunta sa pader ng lungsod. Ang mga tao ay ang mga piling magsasaka mula sa isa sa mga sangay ng Tang Clan. Na pinamumunuan ng lolo ni Kelsey. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan at napagtanto na sa kanila.
Dalawa ang nasa Immortal King Realm at lima ang nasa Immortal Realm. Ang natitira ay nasa Heavenly Grotto Realm o mas mababa. Itinuring ni Dustin na ang mga taong ito ay maaaring ang pinakamakapangyarihang puwersa ng sangay ng lolo ni Kelsey. At ang matangkad at payat na matanda ay tila ang pinakamakapangyarihan at may pinakamataas na katayuan. Hahaha! Kailan ka pa naging kinatawa ng Tang Clan? Gaano ka ba kitawa? Isang kilalang katotohanan na ang pinuno ng angkan ng Tang Clan sa Tycoon World ay si Master Wheeler Tang. Natatakot ako na kayong mga lalaki. Ang mga tinatawag na miyembro ng Tang Clan ay mapapatalsik sa Tang Clan maya-maya. Tama ba ako, Young Master Johnny? Ang leader ng sekta ng Divine Snake Gang na si Bennett ay tumawa ng malakas sa panunuya. One third. Haha, tama ka, Leader Bennett. Totoong hindi na sila kinikilala bilang mga opisyal na miyembro ng Tang Clan dahil sa kanilang hamak na background. Sino ang gustong maugnay sa ganitong scam? Nakangiting sabi ni Johnny na nakasuot ng golden robe. Johnny, anong ibig mong sabihin? How can you be so mean? You will rue the day you insulted my family. Nanginginig sa galit si Elsie at itinuro si Johnny. Namariing sinumpa ito mula sa malayo. Young Master Johnny, kilala nating lahat ang taong pumatay kay Elder Army ng Divine Snake Gang. Ngayon siya ay nagtatago at nakakakuha ng proteksyon sa lungsod at tumangging lumabas. Mangyaring itaguyod ang hustisya para sa Divine Snake Gang at arestuhin ang tunay na salarin. Malakas na sabi ni Bennett ng Divine Snake Gang. Na umarte, kung tutuusin, lahat ng sinabi niya at maging ang pag-uugali niya ay pandaraya na maingat na inayos at itinuro ni Johnny ng palihim. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang makabuo ng isang dahilan para sila ay pumasok sa lungsod. Okay, narinig ko ang pakiusap mo. Leader Bennett, sino ka sa tingin mo? Elsie, nagpapanggap kang miyembro ng Tang Clan at pinagtatakpan mo pa ang isang mamamatay tao. Ang pagkulong sa isang mamamatay tao ay katumbas ng pagiging isang mamamatay tao. Ako huhulihin ang tunay na salarin ng Divine Snake Gang ngayon. At lilinisin ang pangalan ng Tang Clan. Aalisin natin ang sinumang miyembro na magpapahiya sa pangalan ng ating angkan. Tingilin. Biglang kinaway ni Johnny ang kanyang kamay at nag-utos sa kanyang mga nasasakupan. Opo, Ginoo. Isang dosenang figure ang lumitaw sa tabi niya at sabay-sabay na sumagot. Bawat isa sa kanila ay nakamaskara at nakasuot ng itim. Bukod dito, lahat sila ay gumamit ng ilang arcane na kasanayan upang itago ang tunay na aura ng kanilang espiritual na mga kaluluwa. Na ginagawang imposibleng makita ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumakbo patungo sa lungsod. Ang bawat lalaking nakaitim ay nagbigay ng napakalaking vital energy force na yumanig sa langit at lupa. Nakapagtataka, lahat sila ay walang kamatayang mga hari. Ang bawat lalaking nakaitim ay may hawak na magic treasure sa kanilang mga kamay. Ang bawat isa sa mga magic treasure ay napapalibutan ng maliwanag na liwanag at may nakamamanghang aura. Ang lahat ng mga magic treasures na dala nila ay ang uri na karaniwang pagmamay-ari at ginagamit lamang ng mga walang kamatayang hari. Boom! 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 12-12 ng marahas na enerhiya. Na tila mga higanting dragon ang nakakalat sa buong kalangitan habang sila ay sumugod sa lungsod. Johnny, sa pagkakataong ito, napakalayo mo na. I activate ang protecting array at lumaban. Lahat ng tao sa lungsod ay nagnangalit. Ang mga tao ng Divine Snake Gang ay dumating upang mag-higanti. Ngunit bago sila makakilos, inutusan na ni Johnny ang kanyang mga tauhan na kumilos. Nakikita ng sino mang may matatalinong mata na. Takatunayan. Ang taong gustong manggulo ay walang iba kundi si Johnny. Ang Divine Snake Gang ay ginamit lang bilang scapegoat ni Johnny. Boom! 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 Ang 18 City Protecting Array ay na-activate lahat. Ang malalaking sinag ng enerhiya ay pinagsama sa lungsod upang bumuo ng isang mahigpit na hanay ng depensa na makatiis sa marahas na pag-atake ng mga lalaking nakaitim. Tara na! Charge na! Pagkatapos ay ikinaway ni Bennett ang kanyang kamay. At ang lahat ng iba pang mga disipulo ng Divine Snake Gang ay nagsisiksikan sa lungsod.
Ginamit ng ilan sa kanila ang kanilang mga lihim na kakayahan at ang iba naman ay gumamit ng magic treasures para salakayin ang mga nagpoprotektang array ng buong lakas. Gayunpaman, napakalakas ng 18 city protecting array. Itinigil nila ang lahat ng pag-atake at hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Humph! Imposibleng sirain ninyo ang mga hanay ng nagpoprotekta sa lungsod. Johnny! Malamig na sabi ni Kelsey sa syudad. Talaga? Kapalagay mo ba? Mukhang tiwala ka sa mga hanay na nagpoprotekta sa lungsod na ito. Ngunit natatakot ako na mabibigo ka sa lalong madaling panahon. Nakatayo sa labas ng lungsod. Nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti si Johnny. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na ingay sa langit. Boom! Ang langit sa itaas ng lungsod ay napunit. Isang malaking gininto ang kamay ang nahulog mula sa langit at dumaong patungo sa lungsod. Napakalaki nito na sakop nito ang buong lungsod. Habang naglalagay ng napakalaking presyon sa lungsod. Nako! Mukhang inaatake din tayo ng isang ninuno ng sekta. Masama ito. Hindi makayanan ng mga City Protective Array ang ganoong pag-atake. Hindi natin maililigtas ang lungsod. Biglang nakaramdam ng takot si Dustin nang maramdaman niya ang dakilang kapangyarihan ng gintong kamay na bumabagsak mula sa langit papunta sa lungsod. Tiyak na, nasusunod na sandali, sunod-sunod na bitek ang umalangaw-ngaw. Ping! Ping! Ang mga arrays na nagpoprotekta sa lungsod ay nagsimulang pumutok ng unti-unti at sa wakas ay nagkapira-piraso. Takasalukuyan. Ang buong lungsod ay walang depensa. Haha! May access ka na. Pumasok ka at hulihin mo si Dustin. Tigaw ni Johnny sabay wave ng kamay. Sa isang iglap, lahat ng mga tao sa labas ay sumugod sa lungsod. Charge! Labanan mo sila ng parang impyerno. Ang lahat ng mga tao sa lungsod ay isa-isang humakbang patungo sa kalaban. Sa sitwasyong ito, walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban hanggang sa kanilang kamatayan dahil sa alinmang paraan. Ang kamatayan ay nalalapit. Haha! Kawawang Dustin! Dahil nakapatay ka ng miyembro ng Divine Snake Gang. Go to hell! Tinitigan si Dustin at ngini siya ng sect leader ng Divine Snake Gang na si Bennett. Si Bennett ay kasing lakas at kapangyarihan ng isang walang kamatayang hari. Nakasalukuyang lakas at trump card ni Dustin. Madali niyang makuha ang mga cultivator sa Immortal Transforming Realm o labanan ang mga cultivator sa Immortal Realm. Gayunpaman, hindi siya katugma ng mga master sa Immortal King Realm. Pumunta ka sa impyerno, mula sa malayo. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Bennett at itinuro ito kay Dustin. Isang malaking sawa ang lumabas sa kanyang kamao. Ang halimaw na hayop ay natatakpan ng mga kaliskis na kumikinang sa sikat ng araw. At ang pangunahing layunin nito ay salakayin si Dustin. Gumuho ang kawalan sa paligid ng ahas habang lumipad ito patungo sa target. Ang napakalawak na kapangyarihan ay nagmula sa bawat sukat at minarkahan ang Dustin bilang destinasyon nito. Ito ay isang pambihirang pag-atake mula sa isang master sa Immortal King Realm at ang resulta ay maaaring nakakatakot. Sa lakas niya, halos sumabog ang katawan ni Dustin. Alam ni Dustin ang lawak ng kanyang kapangyarihan at pinili niyang huwag lumaban ng direkta. Nanatili siyang kalmado at mabilis na umatras. Dahan-dahan siyang umatras ng ilang hakbang at dumistansya sa sawa. Tisingilan. Sa loob ng lungsod. Nagaganap ang matinding labanan sa lahat ng dako. Ang malalakas na hiyawan ng labanan at mga kalabog ng mga metal ay umalangaw-ngaw sa bawat sulok habang ang mga tao ay humawak ng armas laban sa isa't isa. Si Kelsey at ang kanyang mga miyembro ng pamilya na tapat sa kanyang ama at lolo ay nanirahan sa lungsod na ito sa mahabang panahon. Ito ay mahalaga sa kanila. At nagplano silang protektahan ito mula sa kanilang mga kaaway. Ngayon ang kanilang tinubo ang bayan ay sinasalakay. Buong tapang silang lumaban at ipinagtanggol ang lungsod. Boom! Isang gintong kamay ang lumitaw mula sa itaas ng mga ulap at nagunat upang tamaan ang mga isla na lumulutang sa itaas ng lungsod. Sa isang suntok, mahigit isang dosenang isla ang gumuho at dinurog ng gintong kamay. Naging alabok sila at nagkalat sa langit. Ang gininto ang kamay ay nilikha ng isang hindi magagapi na figure. Nahulaan ni Dustin na ang totoong target ng malaking gininto ang kamay ay ang lolo ni Kelsey. Haha!
Dustin, walang takas sa'yo. Tumuko ka na lang. Tinitigan ni Bennett si Dustin at tumawa. Itinaas niya ang kanyang braso at binitawan ang kanyang mangga sa hangin. At hindi nagtagal ay maraming ahas ang lumitaw. Tila ay mahaba at nakamamatay. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng makamandag na kaliskis. Naging itim ang kalangitan habang pinupuno ng mga ahas ang langit sa itaas nila. Nagkaroon ng lahat ng uri ng ahas at sila ay may iba't ibang kulay at sukat. Ang bawat isa ay kasing lason ng isa. Ang kanilang kagat ay nakamamatay sa sinumang nakagat. Bukas silang gutom at bawat isa sa kanila ay naglabas ng dila. Ninanamnam ang takot sa hangin. Ang pulutong ng mga ahas ay naanod sa hangin. At dumula sa mga ulap at sumirit ng galit. Sa isang iglap, pinalibutan nila si Dustin. Ang bawat isa sa mga ahas ay lumitaw na tunay. Na may tunay na laman at dugo. Ang totoo, sila ay nabuo sa pamamagitan ng batas ng kalikasan. Agad na pinalibutan ng mga ahas ang espasyong nakapalibot kay Dustin. Gamit ang kanyang isip, inilabas ni Dustin ang kanyang demonyong avatar upang harapin ang mga ahas. Matapos isama ang Diabolic Killing Needle. Ang demonyong avatar ay nagtataglay ng higit pang demonyong enerhiya at naging mas matatag at hindi natitinag. Kahit na ang isang walang kamatayang hari ay hindi ito may tatatak. Swoosh! Swoosh! Ang demonic na avatar ay nagpakita ng world sealing tabud magic. At hindi nagtagal ay lumitaw ang maraming itim na demonic rune sa kalangitan. Nagbuo sila ng isang malaking masamang nilalang at pinagdurog-durog ang mga ahas. Ang World Sealing Tabod Magic ay hindi lamang kapaki-pakinabang sa pag-seal ng espasyo. Maaari rin itong lumaban sa kapangyarihan ng batas. Habang hawak nito ang Diabolic Killing Needle. Ang demonyong avatar ni Dustin ay nagpakawala ng napakalaking lakas ng demonyo sa kapaligiran. Tinulayan nito ng itim ang buong langit. Ikinumpas nito ang karayong patungo sa mga ahas. Nasa Immortal Transforming Realm si Dustin at nabasa niya ang Interpretation of Laws. Kung ikukumpara sa iba pang mga magsasaka sa kanyang antas, mas naunawaan niya ang batas ng kalikasan. Kilala niya ito sa puso at mas mahusay sa pagsasamantala sa kapangyarihan nito. Dahil sa lakas ng kanyang kalaban, ginawa ni Dustin ang lahat ng uri ng kapangyarihan ng batas na kanyang pinagkadalubhasaan. Kabilang ang kapangyarihan ng limang elemento. Ang kapangyarihan ng limang elemento ay nabago sa limang bituin na ilog ng magkakaibang kulay. At lumipat sa paligid ng Dustin at pinrotektahan siya mula sa lahat ng panig. Sa sandaling ay activate ni Dustin ang kanyang pinakamahusay na mga kasanayan. Dinurog niya ang lahat ng mga ahas na gawa sa kapangyarihan ng batas at ginawa silang mawala sa kawalan. Imposible yan. How can that? How could this brat break my law power? Natigilan si Bennett. Isa siyang master sa Immortal King Realm. Ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya upang i-freeze ang isang Immortal Transforming Realm Cultivator gamit ang kapangyarihan ng batas. Ngunit nawasak ito ni Dustin ng kasindali ng ginawa niya. Boosh! Tinamantala ni Dustin ang pagiging manhid ni Bennett. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at umatra sa isang malayong rehiyon. Umalis si Dustin at nakarating sa isang lugar na puno ng kaguluhan. Ang mga tao ay pag-alit at nakikipag-away sa isa't isa. Sa loob ng lungsod, ang lupa ay puno ng mga bangkay at namamaga ng dugo. Amoy kamatayan at pagdanak ng dugo ang hangin. Si Kelsey at ang iba pang miyembro ng Tang Clan na tapat sa kanyang lolo ay The Hollow. Sila ay walang pagtatanggol at mas mahina kaysa sa kanilang mga kaaway dahil wala silang sapat na kultibasyon na mapagkukunan at malalim na kasanayan sa militar. Determinado silang labanan ang mga mananakop at ipagtanggol ang kanilang tahanan. Ngunit mas maraming tao ang nasawi habang nagpapatuloy ang labanan. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan, naiintindihan ni Dustin ang sitwasyon sa loob ng lungsod. Si Kelsey at ang kanyang mga tauhan ay nasa isang malinaw na kawalan. Kung patuloy silang lalaban ng ganito, karamihan sa kanila ay mawawala ng buhay. Pag-iisip ni Dustin. Kelsey, stop fighting. Dapat sabihin mo sa mga tauhan mo na umatras ngayon. Lalabanan ko ang mga kalaban at kukunin ko ang atensyon nila. Inutusan ni Dustin si Kelsey sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan.
Ano? Gusto mong labanan ang mga kalaban ng mag-isa? Nasisiraan ka na ba ng isip? Dumingon si Kelsey kay Dustin na may pagtataka. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at kinokontrol ang kanyang demonyong avatar para ipakita ang ika-apat na yugto ng World Sealang Tabud Magic. Ang mga itim na snowflake ay umulan mula sa langit at tinakpan ang buong lungsod. Hindi nagtagal. Napagtanto ng mga mananalakay na nasa Immortal Realm o sa ibaba na ang kanilang mga katawan at enerhiya ay seliado at hindi sila makagalaw. Tanging ang mga makapangyarihang master sa Immortal King Realm ang hindi naapektuhan. Pero nabigla sila sa eksenang bumungad sa kanila. Noon lang, binigay way ni Dustin ang kanyang kamay at lumitaw ang limang streak ng sword aura sa iba't ibang kulay. Bumuo sila ng isang hanay at sumugod sa mga naapektuhan ng mga itim na snowflake. Pagkatapos, lumitaw ang isang malaking dragon at pumailang lang sa langit. Ito ay natatakpan ng gintong kaliskis na kumikinang sa ilalim ng araw. Binarkahan ng dragon ang mga apektadong tao at binasag sila gamit ang mga kuko at buntot nito. Dilikha ni Dustin ang dragon na ito gamit ang dragon formula. Swoosh! 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 Ginawa ni Dustin ang lihim na kasanayan ng tatlong paa na gintong uwak. Sa itaas ng mga ulap, lumitaw ang isang dagat ng nakasisilaw na gintong apoy. Hindi mabilang na mga gintong uwak ang lumipad mula sa apoy at naglabas ng kanilang mga balahibo upang salakayin ang mga nagyelo na tao. Boosh! Isang matangkad na Supreme Spiritual Pot ang sumugod palabas ng Dustin's Soul Sea at inatake ang isang dosenang cultivator sa Immortal Transforming Realm sa malapit. Ang demonyong avatar ay naging isang sinag ng liwanag at sumugod patungo sa mga mananakop na may dalang diabolic killing needle sa kamay nito. Bang! 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 Si Dustin at ang kanyang demonyong avatar ay naglunsad ng malalakas na pag-atake ng sunod-sunod. Ang mga mananalakay ay nabalot ng takot at hindi nila maitaboy ang alinman sa mga pag-atake. Hindi rin nagtagal bago natabunan ng mga durog na katawan ng mga kalaban ang lupa. Ang kanilang mga buto ay sumabog at nagkalat sa lupa. Lumalangoy sa isang pool ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, hindi bababa sa 800 mananakop ang napatay. Karamihan sa kanila ay mga cultivator sa Immortal Transforming Realm o sa ibaba. Ang ilan ay mga cultivator ng Immortal Realm. Tanging ang makapangyarihang mga master sa Immortal King Realm ang hindi naapektuhan at napinsala ng mga pag-atake. Nagulat ang lahat sa eksena. Nakakatakot ang lakas at kakayahan ng lalaking ito sa pakikipaglaban. Gulat na napatingin ang lahat kay Dustin at sa kanyang malademonyong avatar. How dare you, you son of a bitch! Dustin, pinatay mo na naman ang napakaraming tauhan ko. You're dead meat, tigaw ni Bennett. Siya ang unang naka-recover sa shock. Karamihan sa mga napatay ni Dustin ay miyembro ng Divine Snake Gang. Lahat sila ay mga elite na disipulo ng Divine Snake Gang. Nalungkot siya nang malaman niyang karamihan sa kanila ay namatay sa kamay ni Dustin. Sa oras na ito, bumalik si Kelsey sa kanyang katinoan at hiniling sa kanyang mga tauhan na umatras sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Mamatay! Umungol si Bennett habang sinisingil si Dustin. Ang kanyang kakila kilabot na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang mandirigma sa Immortal King Realm ay sumabog palabas na naging sanhi ng pagbagsak ng lupa. Ang lahat ng mga gusali sa malapit ay sumabog. At ang mga brick at bato ay lumipad sa kalangitan. Ang napakalaking ulo ng isang sawa ay bumaril patungo sa Dustin na may napakalaking momentum. Kahit na sinusubukan ni Dustin ang kanyang makakaya upang umatras, hindi niya alam kung kaya niya. Si Bennett ay nasa isang estado ng kabaliwan ng walang anumang reserbasyon. Ito ay maaaring maging lubhang nakakatakot kapag ang isang master ng Immortal King Realm ay lumabas ng todo. At saka, mas mabagal din ang galaw ng katawan ni Dustin kaysa kay Bennett. Gamit ang kanyang kamay, pinuno ni Dustin ang kanyang Pot of Chaos. Mabilis na lumaki ang palayok at nakaharang sa atake ni Bennett. Kasabay nito, ang kanyang demonyong avatar ay nag-charge. Hawak ang diabolic killing needle sa kamay nito. Inilabas nito ang bawal na mahika, na naging sanhi ng paglipad ng mga itim na rune sa buong kalangitan. Humph! Sa tingin mo ba talaga kayang I-neutralize ng demonic avatar ang atake ko?
Bumisi si Bennett. Isang mabigat na vital energy force ang sumambulat mula sa kanya, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa paligid nila. Sa sobrang galit niya ay inilabas niya ang lahat ng makapangyarihang lihim na kakayahan para salakayin si Dustin. Ilang saglit lang ay nasugatan ng husto si Dustin at natamba sa gilid. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig nang subukan niyang gumalaw. Biglang, narinig niya ang isang mensahe na ipinadala sa kanyang soul si sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Dustin, sumakay ka sa barkong pandigma. Sa susunod na sandali, ang lupa malapit sa kanya ay sumabog at 12-12 ng mga barkong pandigma ang lumitaw. Si Kelsey at ang kanyang mga tao ay sumugod sa mga barkong pandigma na iyon. Tigilan mo sila. Patayin silang lahat. Malamig na sigaw ni Johnny. Nakataas sa langit habang ang mga kamay ay nakapulupot sa likod. Gayunpaman, hindi siya sumali sa matinding labanan. Sa halip, matyaga siyang nanood mula sa gilid sa ilalim ng proteksyon ng isang matanda na nakaitim. Nagpatuloy ang madugong labanan. Tinikap ni Kelsey at ng kanyang mga tao ang kanilang makakaya upang patayin ang lahat ng mga kaaway na humahadlang sa kanilang daan bago sumakay sa mga barkong pandigma. Boosh! Isang violet golden warship ang dumating sa Dustin. Dustin! Sumakay ka na! Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Kelsey sa soul sea ng Dustin. Sa pagkakataong ito, puno ng sugat ang katawan ni Dustin at basang-basa ng dugo ang damit nito. Hindi niya nagawang takasan ang karamihan sa marahas na pag-atake ni Bennett. Alam niyang kung mananatili siya, lalala lang ang sitwasyon niya. Pagkatapos ng lahat, si Bennett ang pinuno ng Divine Snake Gang at isang master ng Immortal King Realm. Walang paraan na matatalo siya ni Dustin. Walang pag-aalinlangan. Sumugod siya patungo sa Violet Golden Warship. Hindi ka lumalayo sa akin. Umungol si Bennett. Napakaraming tao ang napatay ni Dustin mula sa kanyang gang. Paano niya ito papayagan na makatakas? Divine Snake Transfiguration. Sumigaw siya. Nagliwanag ang kanyang katawan at unti-unting nag-transform. May mga patak ng gininto ang balat ng sawa na lumitaw dito. At hindi nagtagal. Isang malaking gintong sawa na may kakilakilabot na aura ang nakatayo sa lugar na kinatatayuan ni Bennett ilang sandali ang nakalipas. Ang sawa ay sumugod kay Dustin ng isang malakas na pagsirit, na naglalabas ng higit na lakas kaysa sa ipinakita ni Bennett hanggang ngayon. Kasabay nito, inactivate ni Kelsey ang attack system ng Violet Golden Warship at binaril ang isang hilera ng mga crystal cannonball sa Golden Python. Bang! 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 Ang mga sinag ng magagaan na haligi ay hiniwa sa hangin, na naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo mismo. Nang hindi inaasahan ang bigla ang pag-atake na ito, nahulog ang sawa. Tinamantala ni Dustin ang pagkakataong ito at sumugod sa Violet Golden Warship. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Naligtas siya. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang trump card para labanan ang isang master ng Immortal King Realm. Ang resulta ay natalo siya at malubhang nasugatan. Gayunpaman, mahalaga sa kanya ang karanasang natamo niya. Samantala, iba ang nangyayari sa kailaliman ng lungsod. Where the hell are you hiding? Elroy, lumabas ka, lumabas ka. Kung nasaan ka man, kung hindi, papatayin ko lahat ng tao mo. Umalangaw-ngaw ang isang nakagigimbal na alulong. At ang malalaking soundwave ay gumulong sa lungsod. Karamihan sa mga gusali sa lungsod ay nagkawatak-watek dahil sa malakas na tunog. Nayanig ang buong mundo. Tara na, ang tinig ni Kelsey, na umalangaw-ngaw sa espiritual na kahulugan, ay parang mas tensyon kaysa dati dahil sa alulong na nagmumula sa malaking gininto ang kamay na ngayon ay nananakot sa lungsod. Ang gininto ang kamay ay sumugod sa pinakaloob na bahagi ng lungsod upang hanapin ang lolo ni Kelsey. Ngunit, hindi siya mahanap kahit anong pilit nito. Nagalit ito, lahat, tumakbo, umalis ka hanggat maaari. Inimok ni Kelsey ang lahat sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ang malaking gininto ang kamay na ito ay isang nakakatakot na puwersa. Kung mapupunta ang lahat, walang makakapigil nito. Shoop! 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 Biglang! Ang ilan sa mga barkong pandigma ay naging mga sinag ng liwanag at bumaril sa malayo.
Sinusubukang makatakas. Gayunpaman, napansin sila ng gininto ang kamay at nagmamadaling lumabas sa panloob na bahagi ng lungsod bago humawak sa hangin. Dahil dito, anim na barkong pandigma ang nadurodge ng hindi nakikitang dakilang puwersa. Ang lahat ng nasa mga barkong pandigma ay agad na namatay. Sa ilalim ng kontrol ni Kelsey, ang Violet Golden Warship na sinasakyan ni Dustin ay gumalaw sa napakabilis na bilis. Sa isang kisap mata, ito ay isang malaking distansya mula sa war zone. Teka, nararamdaman ko ang aura ng mga apo ni Elroy. Ungol ng gininto ang kamay. Pagkatapos, nang matagpuan ang Violet Golden Warship na 12-12 milya ang layo. Dumundag ito at lumapag sa harap mismo ng barkong pandigma kung saan pinagtatagwa ni Dustin. Na nakaharang sa daraanan nito. Stay here. Utos ng gintong kamay. Hindi makagalaw ang barkong pandigma. Sa halip, hindi sinasadyang hinaila ito sa higanteng kamay. Hindi napigilan ni Dustin ang pagkataranta. Napaungol siya sa pait. Kung mahuli siya ng higanteng kamay, napakahirap para sa kanya na mabuhay. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang figure sa barkong pandigma. Isa itong matanda na agad na kinilala ni Dustin bilang lolo ni Kelsey. Sino ang nang-ahas na saktan ang apo ko? Galit na nagalit ang lolo ni Kelsey. Bakas ka lang ng spiritual sense ni Elroy. Humisi ang malaking gininto ang kamay. Tama ka, pero kaya kung tapusin ka pa rin. Angal ng lolo ni Kelsey. Sumugod siya at sinuntok ang malaking gintong kamay. Boosh! Tinamantala ng Violet Golden Warship ang pagkakataong ito upang makatakas at tumulak sa kabilang direksyon. Ito ay isang bakas ng espiritual na pakiramdam ng aking lolo na ibinigay niya sa akin noong siya pa ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang tao sa Tycoon World. Ito ay selyado sa barko upang ito ay lumitaw at maprotektahan ako kapag kinakailangan. Sabi ni Kelsey kay Dustin. Sa wakas ay naunawaan na ni Dustin ang nangyayari. Ang Violet Golden Warship ay nagpatuloy sa paglalakbay ng buong bilis. Makalipas ang kalahating araw, mahigit 100,000 milya ang layo nito. Dustin, pwede ka nang mag-relax. Malayo na tayo sa panganib. Humanap tayo ng lihim na lugar na paghihintayin habang pinipino ng aking lolo at ng aking ama ang condensed omnipotent pill para maibalik ang kanilang kapangyarihan. Kapag ginawa nila iyon, hindi na natin kailangang maging takot na naman sa mga bastos na yan. Sabi ni Kelsey, anong cultivation base ang ginawa ng lolo mo? Curious na tanong ni Dustin. Bagamat nahulaan na niya sa ngayon na malakas ang lolo ni Kelsey, hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Ang aking lolo ay isa sa mga ninuno ng sekta ng Tycoon World bago siya nawala sa kanyang cultivation base. Noon, nirerespeto siya bilang isa sa top 5 masters in terms of fighting skills. Paliwanag ni Kelsey. Wow! Kahit tama ang hula ni Dustin, nabigla pa rin siya sa narinig niya. Ang mga ninuno ng sekta ang pinakamatalino, pinakamalakas, at pinakamakapangyarihang mga master sa universo. Ang Violet Golden Warship ay lumipad sa kalangitan, nagtatago sa simpleng paningin. Saan man sa Tycoon World, may mga grupo ng mga tao na naghahanap kay Kelsey, sa kanyang kapatid na babae, at sa iba pang miyembro ng Tang Clan na sumuporta sa kanilang lolo. Sa maraming barkong pandigma na sinakyan ni Kelsey at ng kanyang mga tauhan upang tumakas sa lungsod. Hindi bababa sa 12 ang agad na nahuli at nadurodge. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga barkong pandigma na nakita. At ang mga taong sakay ng mga ito ay hinuli o pinatay. Sa kabuuan, maraming lalaki ang nawala kay Kelsey. Nagpadala siya ng 2 sa kanyang mga tao upang suriin ang sitwasyon. Nang malaman nila ni Elsie kung ilan sa kanyang mga tao ang namatay o naaresto, nagalit sila at nagalit. Nang sumunod na araw, nanatili si Dustin sa isang lihim na silid sa barko upang pagalingin ang kanyang sarili. Sa labanan laban kay Bennett, siya ay nasugatan ng husto. Kakabutihang palad, si Dustin ay may malakas na katawan at kamangha-manghang mga kakayahan sa pagpapagaling. Matapos ang isang buong araw na pag-inom ng gamot at pag-aayos ng kanyang mga sugat, naka-recover siya ng husto. Pagkatapos,
Pumasok siya sa slave tower para makita ang maliit na Infinity Beast. Sa mga araw na ito, ginugugol ng halimaw ang lahat ng oras nito sa tore. Kaya hiniling niya kay Brady na bantayan ito. Gaya ng inaasahan ni Dustin. Ang maliit na Infinity Beast ay ganap na nakarecover mula sa mga pinsala nito at bumuti na ang pakiramdam. Sa katunayan, sa sandaling itinoon nito ang mga mata kay Dustin. Sumugod ito at tumalon sa kanyang balikat. Natuwang-tuwa. Dala-dala na ni Dustin ang halimaw na ito mula pa noong hindi pa ito napisa. Kaya sa paglipas ng mga taon, lumaki na ito sa kanya. Nakita nito si Dustin bilang pamilya nito. Guro, ang maliit na Infinity Beast ay tila nagsasanay ng ilang formula kamakailan. At ang lakas nito ay dahan-dahang lumalaki. Ulat ni Brady. Ganoon ba? Natigilan si Dustin. Tumingin siya sa maliit na Infinity Beast at direktang tinanong ito tungkol sa kung ano ang ginagawa nito kamakailan. Ang maliit na Infinity Beast ay mabilis na ipinaliwanag na ang lumang omnipotent herb mula sa ancient forbidden land ay hindi lamang nagpagaling dito. Ngunit binigyan din ito ng isang formula. Ang formula na ito ay isang bagay na nakuha ng damo mula sa isang adult na Infinity Beast 1,000 taon na ang nakalilipas. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay nagbigay ng formula sa maliit na Infinity Beast. Higit pa rito, binigyan din nito ang maliit na Infinity Beast ng malaking bilang ng mga Time Crystal. Sa lahat ng mga bagong mapagkukunang ito, ang maliit na Infinity Beast ay naglilinang sa slave tower nitong mga nakaraang araw. Siyempre, tuwang-tuwa si Dustin nang marinig ang lahat ng ito. Mukhang ang matandang omnipotent herb at ang adult Infinity Beast ay tiyak na magkasundo. Naisip niya sa sarili. Pagkatapos, dumingon siya sa maliit na Infinity Beast at sinabing, "Ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan sa oras." Ang maliit na halimaw ay inindayog ang kanyang paa. Biglang naramdaman ni Dustin ang isang nakakatakot at mahiwagang enerhiya na dumating. Ang enerhiya na ito ay agad na nagyelo sa lahat ng nasa paligid nito. Ang kapangyarihan ng oras ay maaaring magpatigil sa anumang bagay. Iyan ang dahilan kung bakit ito ay napakabigat. May alingaungaw na ang sinumang may matatag na kaalaman sa kapangyarihan ng oras ay maaaring maglakbay pabalik o pasulong sa oras at gumawa ng anumang mga pagbabago na gusto nila. Siyempre, walang nakakaalam kung totoo ang bulong-bulungan na ito dahil wala pang nakakakuha ng ganoong kaalaman sa kapangyarihan ng oras. Tulad ng special na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng oras ay esoteriko at mahirap linangin. Ang mga magsasaka na nag-aaral ng kapangyarihan sa oras ay malayo at kakaunti sa pagitan. Mas kaunti kaysa sa mga magsasaka na natututo ng special na kapangyarihan. Gayunpaman, ang Infinity Beast, na kilala rin bilang Time Beast, ay ipinanganak upang kontrolin ang oras. Ang paglilinang ng kapangyarihan ng oras ang layunin nito. Makalipas ang kalahating araw, biglang nakatanggap ng voice message si Dustin mula kay Kelsey. "Dustin, good news. Ginawa ito ng lolo ko at ng tatay ko. Nakuha nilang dalawa ang kanilang cultivation base. Makakabalik na tayo at makakaganti na sa mga bastard na yan." Excited niyang sabi. "Oh, ganun ba? Napakagandang balita." Tuwang-tuwa si Dustin sa narinig. Agad siyang nag-teleport mula sa slave tower pabalik sa kanyang cabin sa barko. "Dustin, we're on our way back. We can slay them to our heart's content." Kelsey gushed in a good mood. Inikat niya ang Violet Golden Warship at bumalik sa kanyang lungsod. Sa araw na iyon, isang kahindek-hindek na kaganapan ang nangyari sa Tycoon World. Si Elroy, ang dating pinuno ng Tang Clan, ay biglang nabawi ang kanyang nawawalang cultivation base at nagpakita sa punong tanggapan ng Tang Clan. Kung saan nilabanan niya ang kasalukuyang punong Wheeler. Si Wheeler ay natalo at malubhang nasugatan. Sa halip na patayin siya, pinalayas siya ni Elroy sa punong tanggapan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan nagpunta si Wheeler. Anyway, ngayong wala na si Wheeler, binawi ni Elroy ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Tang Clan. Ang Tang Clan ay ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang angkan sa Tycoon World. Kaya ang balita na ang dating pinuno nito ay bumalik at binawi ang kanyang posisyon ay kumalat na parang apoy at yumanig sa buong mundo. Dinagtagal,
Kumalat ang mga alingaw-ngaw na si Wheeler ang nagtakda kay Elroy at nagpawala sa kanya ng kanyang cultivation base. Mula nang si Wheeler ay naging pinuno ng Tang Clan. Ang mga supling ni Elroy ay hum-ina at hum-ina. At ang halaga ng paggalang na natanggap nila mula sa iba ay nabawasan. Sa makatuwid, ang unang ginawa ni Elroy pagkatapos niyang mabawi ang kanyang lakas ay ang makaganti kay Wheeler. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa Tycoon World. Bulalas ng ilan sa mga big shots sa Tycoon World pagkatapos malaman ang tungkol sa nangyari sa loob ng Tang Clan. Ang lakas ni Elroy ay dating hindi maarok. Siya ay pinarangalan bilang isa sa limang pinakamakapangyarihang tao sa Tycoon World. Ngayong naibalik na niya ang kanyang cultivation base, walang sino man sa Tycoon World ang mangangahas na saktan siya. Sa kabaligtaran, gagawin nila ang kanilang makakaya na mantikilya siya. Pagkatapos ng lahat, ang Tang Clan ay isang higanti sa Tycoon World. Ito ay umiral ng mahabang panahon. Natural. Ang pinuno ng Tang Clan ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Tycoon World. Sa makatuwid, pagkatapos na si Elroy ay naging pinuno muli ng Tang Clan, lahat ng mga sekta sa Tycoon World ay nagpadala ng kanilang mga tao upang batiin siya. Ang punong tanggapan ng Tang Clan ay napuno ng mga panauhin na dumating upang batiin ang bagong pinuno. Naging celebrity na naman si Elroy. Alam ng lahat ng miyembro ng Tang Clan na tapos na ang paghahari ni Wheeler. Kaya mabilis silang nagpasya na suportahan si Elroy. At dahil dati siyang pinuno ng Tang Clan, walang pagtutol sa kanyang pamumuno. Sa punong tanggapan ng Tang Clan, si Kelsey at ang kanyang kapatid na babae sa lalong madaling panahon ay napaliligiran ng mga pinuno ng iba't ibang sekta na nagsisikap na sumipsap sa kanila. Sa buong panahong ito, inayaan ni Kelsey si Dustin na manatili sa kanya at itinuring siya bilang isang kaibigan. Dahil dito, naging mabait din ang lahat ng bisita kay Dustin. Lahat sila ay pinuri siya. Pinuri siya bilang isang batang bayani. Ang pagbabago ng kanilang ugali ay nagpaisip ng husto kay Dustin. Nung kararating pa lang niya sa Tycoon World, inabol siya ng grupo ng mga cultivator at kailangan pang magtago sa kanila na parang isang kriminal. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay ganap na naiiba. Walang sino man sa Tycoon World ang nangahas na pukawin si Dustin. Sa kaibuturan ng punong tanggapan ng Tang Clan ay isang espesyal na espasyo na napapalibutan ng malalim na hanay na naging dahilan upang hindi ito makita ng mata. Ang espasyong ito ay nakalinya ng malalaking barko na malumanay na umaaligid sa himpapawid. Ang bawat isa sa mga barkong ito ay nababalot ng isang makulay na sinag ng liwanag na nagsisilbing proteksyon na hadlang. Espesyal na dinala ng lolo ni Kelsey na si Elroy si Dustin sa lugar na ito. Dustin, tingnan mo, ito ang mga nangungunang mga barkong pandigma ng aming angkan. 2/3. Ang bawat barkong pandigma ay nagkakahalaga sa amin ng maraming mahalagang mga mapagkukunan. Ang bawat barkong pandigma ay nagkakahalaga sa amin ng maraming mahalagang mga mapagkukunan upang itayo. Kumuha lamang kami ng pinakamahusay na mga master upang gawin ang mga ito. At naglaan sila ng maraming oras at lakas upang gawing perpekto ang bawat barko. Kaya ang bawat isa sa mga barkong pandigma ay hindi mabibili. Paliwanag ni Elroy, na itinuro ang mga barkong pandigma sa himpapawid. Naramdaman ang napakalaking puwersa ng enerhiya na nagmumula sa bawat barkong pandigma. Namangha si Dustin. Kung tutuusin, natatakot pa siyang lumapit sa kanila. Pakiramdam niya ay madudurog siya kung lalapit siya sa kanila. Kahit na ang isang immortal na hari ay hindi gaanong nakakatakot kaysa sa isa sa mga barkong pandigma na ito. Na may kapangyarihan na higit sa may isip niya. Bumaling kay Dustin. Nagpatuloy si Elroy. Dustin, bawat isa sa mga barkong pandigma na ito ay isang mahalagang asset ng aming angkan. Hindi namin ito karaniwang ibinibigay sa ibang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawa ako ng isang pagbubukod. Dahil binigyan mo kami ng isang makapangyarihan sa lahat. Internal Core, ibibigay ko sa iyo ang tatlo nating barkong pandigma bilang kapalit. Ano sa palagay mo? Bago pa man makapagsalita si Dustin, isa na namang boses ang umalangaw-ngaw. Sir, ang mga barkong pandigma na ito ay mahalagang kayamanan ng ating angkan.
hindi natin ito maibibigay sa mga tagalabas. Mangyaring pag-isipang muli ang iyong desisyon. Ang pigire ng isang matandang nakasuot ng kulay abong damit ay nagmaterial sa kanilang harapan. Matanda na siya kaya hindi na siya makatayo ng tuwid. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay matalas at nagliliyab sa determinasyon. Hindi man lang nagpatinag ang mata ni Elroy nang makitang sumulpot ang matandang ito nang wala sa oras. Uncle Buzz, salamat kay Dustin na nakabawi kami ng anak ko. Malaki ang utang ng aming angkan sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi namin siya mareregaluhan ng tatlong barkong pandigma. Tito Buzz, matanda na si Elroy. Kung ang lalaking ito ay tiyuhin ni Elroy, ilang taon na ba siya? Napaisip si Dustin na nabigla sa narinig. Humph! Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa naging hepe ka namin ulit. Ang bawat barkong pandigma na ito ay napakahalaga sa aming angkan. Maibibigay lang natin sila sa mga nakapagbigay ng malaking kontribusyon sa ating angkan. O sa ating mga tapat na kakampi. Maraming maimpluwensyang at nangungunang mga angkan mula sa ating mundo at sa iba pang mga mundo na nagnanais ng ating mga barkong pandigma. Ngunit hindi nila kailanman makukuha ang mga ito. Siya ay isang mahinang binata mula sa isang bastos na mundo. Paano mo maibibigay ang kahit isa nating barkong pandigma sa kanya? Pati tatlo, gumagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Wala sa isip mo ang mga interes ng aming angkan. Ninis siya ng matanda na naka-gray. Maya-maya lang. Isang tawa ang umalangaw-ngaw at isa pang bagong boses ang sumunod. Drop the act, Buzz. Parang may pakialam ka talaga sa clan natin. Noong si Wheeler ang hepe. Nakipagsabuatan ka sa kanya at ibinulso mo ang maraming pera ng angkan. Kayo ay mayaman at nagtataglay ng maraming mapagkukunan ng paglilinang. Ang ibang mga miyembro ay kailangang makinig sa iyo. Kung suwayan ka nila, tatanggihan mong bigyan sila ng mga mapagkukunan at bigyan sila ng isang mahirap na oras. Kailan mo naisip ang mga interes ng ating angkan? Ngayong wala na si Wheeler. Hindi ka na makapaghintay na sisihin si Elroy. Parang multo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit at ninisyon ang nakatatandang kulay abo. Mula sa kanilang pag-uusap, nahulaan ni Dustin na ang Tangklan ay nahahati sa ilang paksayon na nag-aaway sa interes at kapangyarihan. Hindi maiiwasan ang mga sigalot na tulad nito sa napakalaking angkan. Nang makita ang matanda na nakasuot ng puting damit, bumiti si Elroy at lumapit sa kanya. Tito Mateo, bati niya. Ang bagong elder na ito ay tila nasa panig ni Elroy. Well, Mateo, pabor ka ba na bigyan ng mga barkong pandigma ang batang ito? Galit na tanong ng nakatatandang kulay abo. Lahat ng miyembro ng aming angkan ay dapat tumiyupad sa kanilang mga pangako. Dahil pumayag na si Elroy dito, hindi siya dapat umatras. Tsaka, siya ang aming pinuno. Siya ay may karapatang gumawa ng mga desisyon sa ngalan ng aming angkan. Ang puting damit, umisi si matanda. You're really good. I'm going to inform the other elders of our clan and hold a meeting. Hindi ako sang-ayon dito. Just wait and see. Deklare ng nakatatandang kulay abo. Galit na winawagayway ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nawala siya sa hangin. Haha. Tio Buzz. Tatlong barkong pandigma ang binibigay ko sa binatang ito kahit anong mangyari. Sasagutin ko ang lahat ng kahihinatnan. Walang takot na sabi ni Elroy. Bagamat nawala ang nakatatandang kulay abo, may nguso mula sa kanya. Pagkatapos, tinuro ni Elroy ang mga barkong pandigma. Swoosh! 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 Lumipad ang tatlong barkong pandigma patungo sa Dustin habang lumiliit. Sa laki, sa oras na huminto sila sa ere sa harapan niya ay kasing laki ng palad nila. Dustin, ito na sayo. Sana ay pangalagaan mo silang mabuti sa hinaharap. Ililipat ko ang mga tagubilin kung paano patakbuhin ang mga ito sa iyong soul sea. Madali silang kontrolin kung maglalaan ka ng ilang oras sa kanila. Sabi ni Elroy, gamit ang kanyang kamay. Nagpadala siya ng isang grupo ng impormasyon sa Dustin soul sea. Pinasa ni Dustin ang impormasyon na sapat lamang upang kumpirmahin na ito ay tungkol sa kung paano manipulahin ang tatlong barkong pandigma. Salamat sir, sabi niya na tuwang-tuwa.
Alam niya na ang tatlong barkong pandigma na ito ay ang nangungunang mga barko ng Tangklan at ang bawat isa sa kanila ay hindi mabibili. Sa mga barkong ito, mas mababantayan niya ang Immortal Endworld. Sige, Dustin. Sa mga susunod na araw, personal kitang gagabayan sa pagbuo ng Supreme Holy Body. Malakas at marahas ang Supreme Holy Fruit. Kung hindi mo ito ubusin sa tamang paraan, sisibog ang katawan mo. Kaya, kailangan kong lumabas at maghanap ng ilang likas na yaman na magagamit ko para ma-neutralize ang kataas-taasang banal na prutas. Pagkatapos nito, maaari mong ubusin ang mga pinakamataas na banal na prutas. Samantala, magpahinga ng mabuti at mag-ayos ng sarili sa bahay. Magsisimula na tayo sa pagbalik ko. Sabi ni Elroy kay Dustin matapos makitang iniligpit ng huli ang mga barkong pandigma. Nang makipagkasundo si Dustin kay Kelsey, isa sa mga hinihiling niya ay tulungan siya ni Elroy na bumuo ng Supreme Holy Body kasama ang Supremo. Holy Fruits! Salamat po, sir! Agad na tugon ni Dustin na puno ng pasasalamat. Ang totoo, ngayong naibalik na ni Elroy ang kanyang cultivation base bilang ninuno ng sekta. Hindi kalaban ni Dustin si Dustin. Kung pipiliin ni Elroy na umatras sa deal, walang magagawa si Dustin tungkol dito. Gayunpaman, hindi ginawa ni Elroy. Tutulungan niya talaga si Dustin na pinuhin ang kataas-taasang banal na katawan gaya ng ipinangako ni Kelsey kay Dustin. Kaya, nadama ni Dustin ang swerte at pasasalamat. Kinabukasan, nagpahinga ng husto si Dustin sa isang marangyang silid sa loob ng punong tanggapan ng Tangklan. Nagising siya at mabilis na nag-ayos at inihanda ang kanyang katawan at isip. Tahimik na umalis si Elroy sa punong tanggapan at nagsimulang tumulong kay Dustin na maghanap ng ilang napakahalagang likas na yaman. Si Elroy ay isang malaking shot at nasa antas ng ninuno ng sekta. Ano man ang mga mapagkukunan na kanyang hinahanap ay dapat na may malaking halaga kung isasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang katayuan at karanasan. Pagkaraan ng dalawang araw ay bumalik siya na may dalang malaking bilang ng mga bihirang kayamanan mula sa langit at lupa. Pagkatapos bumalik sa punong tanggapan, gumugol siya ng isa pang araw sa pag-iisa. Sa panahon ng kanyang pag-iisa, nagpino siya ng isang dosenang mga table tas. Tapos pumunta siya kay Dustin. Well, Dustin, magsimula na tayo, sabi ni Elroy habang papasok sa secret chamber ni Dustin. Okay, salamat, sir. Tuwang-tuwa si Dustin nang makita at marinig ang paglapit ni Elroy. Ang kataas-taasang banal na katawan ay sinasabing isa sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal na katawan. Matapos itong pinuhin, nagkaroon ito ng kamangha-manghang kapangyarihan kung ito ay ginamit sa depensa o pag-atake. Gayunpaman, hindi madaling pinuhin ang kataas-taasang banal na katawan. Kahit na sa paggamit ng mga kataas-taasang banal na prutas, kinailangan ni Dustin na gumamit ng tamang paraan ng pagpino. At pagkatapos ay umasa para sa ilang positibong swerte. Kung hindi, kung may nangyaring mali kahit kaunti, madali siyang sumabog at mamatay sa proseso ng pagdadalisay sa kataas-taasang banal na katawan. Gayunpaman, malaki ang tiwala ni Dustin sa tulong ni Elroy ng Tangklan. Tandaan, kailangan mong kumuha ng dalawang kataas-taasang banal na prutas, isang itim at isang puti, nang sabay-sabay. Kung kukuha ka lamang ng isa sa mga ito, tiyak na masasaktan ka. Medyo seryoso ang tono ng boses niya pero nagtuturo pa rin. Uminom ka kaagad ng tableta na pinino ko para sa iyo pagkatapos mong inumin ang dalawang kataas-taasang banal na prutas na iyon. Tandaan, isang itim at isang puti. At pagkatapos ay ang tableta. Pagkatapos ay, kokontrolin ko ang potency ng mga prutas upang mapabuti ang iyong katawan. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-relax at tumuon sa pagpapanatiling malinaw ng iyong isipan. Tandaan na marami kang pagdurusa sa proseso ng pagdadalisay sa kataas-taasang banal na katawan. Mawawasak muna ang iyong katawan. At pagkatapos ay muling likhain. Iyan ay hindi maiiwasan. Mula sa kanyang maingat na pangaral, masasabi ni Dustin na binigyang halaga ni Elroy ang prosesong ito. Okay, I understand. And thanks for the advice. Labis ang pasasalamat ni Dustin sa matandang nasa harapan niya.
Maaari ka nang magsimula, sabi ni Elroy sa kalmadong tono ng boses. Tinitigan niya si Dustin habang hinihintay itong magsimula. Tumango si Dustin at kumuha ng black and white supreme holy fruit sa kasabay na nilagay sa bibig niya. Sa sandaling ang dalawang prutas ay pumasok sa bibig ni Dustin. Tila ay naging primordial energy na may maliwanag na kulay na glow na tumago sa kanyang mga panloob na organo. Meridian. At buto. Boom! Biglang bumuukol ang katawan ni Dustin na parang lobo ng tao. Sa isang pitik ng daliri ni Elroy. Diretsyong lumipad ang isang gintong tableta sa bibig ni Dustin. Sabay abot ng kamay ni Elroy kay Dustin. At isang napakalaking alo ng enerhiya ang pumasok sa katawan ni Dustin na bumulwak sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ginabayan nito ang kakilakilabot na kapangyarihan sa loob ng katawan ni Dustin na dam aloy patungo sa isang tiyak na ruta. Parg! Napaungol si Dustin sa sakit. Ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nag-igting habang ang kanyang mga labi ay bumunot sa kanyang mga ngiping nakakuyom. Ang kapangyarihan ng kataas-taasang banal na mga prutas ay pinupunit ang kanyang mga kalamnan. Buto. Enerhiyang meridian. Panloob na organo at maging ang bawat selula ng kanyang katawan ng ligaw. Sa isang iglap, naramdaman ni Dustin na parang pinupunit ang kanyang katawan sa 1,000,000 piraso at hinayla sa 100 direksyon sa parehong oras. Pagkatapos ay dumating ang isang matinding sakit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dati nang nilinang ni Dustin ang Immortal Body Refining Formula tungo sa Major Achievement Stage. Para malabanan niya ang buong pag-atake mula sa pinakamataas na grade na Ultimate Magical Treasure at ng mga Cultivator sa Immortal Transforming Realm. Ngunit gayunpaman, ang puwersa ng kanyang katawang tao ay nawasak pa rin ng mga kataas-taasang banal na prutas na pulgada sa masakit na pulgada. Hindi mahirap isipin kung gaano kalakas ang epekto ng kataas-taasang banal na prutas kung isasaalang-alang ang mga epekto nito sa katawan ni Dustin. Kung hindi lang dahil sa tulong ni Elroy at ng tableta na na-refine niya. Namatay si Dustin sa isang malagim na pagsabog sa katawan. Kitang-kita kung gaano mapanganib na linangin ang kataas-taasang banal na katawan. Gayunpaman, nag-practice si Dustin ng iba't ibang mga formula sa pagpino ng katawan noon. Kaya handa siya sa pag-iisip para sa kung ano ang dumating sa kanya. Upang makamit ang pagpapahusay ng kanyang pisikal na katawan. Kinailangan ni Dustin na igiit ang kanyang mga ngipin upang matiis ang matinding sakit. Isang araw. Dalawang araw. Tatlong araw. Aabutin siya ng isang araw. O kahit dalawang araw. Para tuluyang matuno ang dalawang prutas. Unti-unting sumabog sa katawan ni Dustin ang kakilakilabot na bisa ng mga banal na bunga. Ang potensi ng mga kataas-taasang banal na prutas ay nagsimulang mag-transform sa mga hugis ng mga dragon. Ahas, baha dragon, ibon, bundok at ilog. Inikat nila si Dustin at binigyan siya ng malakas na enerhiya. Ang laman ni Dustin ay hindi kapani-pani walang kumikinang na may malakas na makulay na maliwanag na liwanag. Ang laman ay hindi kapani-pani walang malakas, solid at hindi magugupo. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang na may masaganang kinang. Malinaw at transparent. Tila ang katawan. Cell. Meridian. Mga daluyan ng dugo ay naging natural na kristal ng jade. Na may malakas na pakiramdam ng walang kamatayan. Nang damaloy ang kanyang dugo sa mga meridian ng enerhiya. Ang bawat patak ay tila nag-evolve sa isang malakristal na glow na kumikinang na may sagradong kinang. Nagsimula pa ngang tumigas ang kanyang dugo at naging matibay na bato o isang makalangit na kristal. At sa ibabaw ng kanyang balat, ang kulay na glaze ay nagbigay ng nakakatakot na defensive power. Higit pa rito, ang mga depensa ni Dustin ay hindi lamang ang aspeto ng kanyang kapangyarihan na pinahusay. Muli, ang kanyang kapangyarihan ay lumagpas sa mortal na tanikala at patuloy na tumataas. Half a month later, well, wala naman daw magiging problema. Tumabi si Elroy kay Dustin sa loob ng secret chamber habang nasa likod ang mga kamay. Hindi na niya ito tinulungan. Ang lakas ng kalooban ng binatang ito ay napakabihirang. Siya ay pinahirapan ng matinding sakit sa loob ng kalahating buwan. Ngunit hindi man lang siya umungol. At hindi man lang nagbago ang mukha niya.
Sigurado ako na makakamit niya ang malaking tagumpay sa kanyang mga pagsusumikap sa hinaharap sa kanyang katigasan at determinasyon. Tumingin siya kay Dustin ng may pagpapahalaga at bahagyang paghanga. Well, kung ano ang natitira upang gawin ngayon ay ganap na nasa kanya. Siyempre, nararamdaman din ng kanyang espiritual na pakiramdam ang katawan ni Dustin. Kung naramdaman niyang may mali kahit kaunti, hahakbang siya at ililigtas si Dustin. Lumipas ang isang buwan. Ang katawan ni Dustin ay tila naging mala-jade na kristal na kumikinang na may kakaiba at makulay na liwanag. Kasabay nito, mayroon ding maliwanag na walang kamatayang liwanag na kumikinang mula sa loob hanggang sa labas na sumasalamin sa isa't isa. Nagmukha siyang banal. Mukhang nalampasan ko na. Sa pagkakataong iyon, biglang nagmulat ng mata si Dustin. Ang isang pares ng kahanga-hanga at kakila-kilabot na mga mata ay tila inukit mula sa kristal na jade. Naikuyom ni Dustin ang kanyang mga kamao at lumabas sa kanyang katawan ang isang malakas na puwersa na ikinagulat maging ang kanyang sarili. Isang marahas na kapangyarihan ang lumipad mula sa kanyang puso. Tulad ng isang martilyo na palm unit sa hangin. Isa na siyang nakakatakot na presensya ngayon. Hahaha! Dustin! Congratulations! You have successfully refined your supreme holy body. Kahit hindi pa perfect state, nasa major achievement stage pa rin ito ngayon. Nakangiting sabi ni Elroy habang nakatingin kay Dustin. Oh, hindi pa ba perpekto? Natigilan si Dustin sa narinig. Tama, gamit lamang ang pinakamataas na banal na prutas. Hindi mo pa nagawang gawing perpektong estado ang kataas-taasang banal na katawan. Upang makamit iyon, kailangan mong makuha ang esensya ng pinakamataas na banal na puno at pagkatapos ay pinuhin ito. Ang kakanyahan ng kataas-taasang banal na puno ay hindi mabibili at ito ay napakabihirang na halos imposibleng maabot. But still, it's great that you have refined the supreme holy body to the major achievement stage. Nitiig ang paliwanag ni Elroy kay Dustin. Tuwang-tuwa si Dustin nang marinig ang paliwanag ni Elroy. Bagamat mahirap makuha ang esensya ng Supreme Holy Tree, doon ay pagkakataon pa rin na makukuha ito ni Dustin. Kung tutuusin, ang pinakamamahaling kataas-taasang banal na puno ay nasa loob mismo ng kanyang omnipotent pot. Napagpasyahan ni Dustin na kapag nagkaroon siya ng oras, pupunta siya sa pinakamataas na banal na puno at susubukan na makuha ang ilang kakanyahan nito. Sir! Ano ang combat effectiveness ng Supreme Holy Body sa Major Achievement Stage? Umaasang tanong ni Dustin. Maaaring sugpuin ng Supreme Holy Body sa Major Achievement Stage ang mga ordinaryong mandirigma sa Premium Stage ng Immortal Realm sa labanan. Sa depensa, kahit na ang mga tao sa Immortal King Realm ay hindi ka matatalo sa maikling panahon. Sagot ni Elroy. Ang kanyang mga karanasan ay nagbigay daan sa kanya na malaman kung gaano kalakas ang kataas-taasang banal na katawan. Talaga, natuwa si Dustin sa narinig. Nangangahulugan ito na kasama ang Supreme Holy Body sa Major Achievement Stage. Maaari niyang harapin o papatayin ang mga master sa Immortal Realm sa hinaharap. Kahit na makatagpo siya ng isang master sa Immortal King Realm, hindi siya agad papatayin. Bukod dito, ito ay gamit lamang ng sariling lakas ni Dustin. Gamit ang demonyong avatar, natural na magiging mas malakas ang kanyang komprehensibong kapangyarihang panlaban. At kung makakakuha siya ng ilang diwa mula sa kataas-taasang banal na puno at pagbutihin ang kataas-taasang banal na katawan, ang kanyang kapangyarihan ay tataas pa. Sa makatuwid, nadama ni Dustin na nagkaroon siya ng magandang ani sa kanyang paglalakbay sa Tycoon World. Hindi lamang siya nakakuha ng tatlong malalakas na barkong pandigma. Ngunit napino rin niya ang kanyang katawan sa Supreme Holy Body. Ngayon, makakalaban na niya ang mas malalakas na kalaban. Haha, Dustin, isa na lang ang natitira. Which is ang Tycoon Superior Skill. Ilalagay ko ito sa Soul Sea mo ngayon. Ngunit nakita ko na nagsanay ka ng napakaraming mga lihim na kasanayan. At bawat isa ay napakalakas. Ang sobrang dami lamang ay hindi palaging isang magandang bagay. Ang iyong pinakamalaking kahinaan ngayon ay ang iyong vital energy realm ay masyadong mababa. Kung patuloy kang madidistract at magsasanay ng napakaraming lihim na pamamaraan ng paglilinang,
Sigurado ako na magiging napakabagal ng tagumpay ng iyong vital energy realm. Sabi ni Elroy kay Dustin. Malinaw niyang nakikita at nasuri ang kalagayan ng cultivation ni Dustin sa isang sulyap lang. Sabay kaway ng kanyang kamay. Inilipat niya ang paraan ng paglilinang sa soul sea ng Dustin. Bilang ninuno ng sekta, tumpak at mahalaga ang mungkahi ni Elroy. Salamat sa paalala. Nagpapasalamat na sabi ni Dustin. Sa katunayan, napagtanto na ni Dustin ang puntong ito at gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa pagtutok sa pagpapabuti ng kanyang vital energy realm. Well, Dustin, we have completed our side of the deal. The debt is cleared now. Nakangiting sabi ni Elroy. Ang mga bagay na ibinigay mo sa akin ay higit na mahalaga kaysa sa isang makapangyarihang panloob na core. Hindi ako maaaring magpasalamat sa iyo. Talagang naramdaman ni Dustin na sobra na ang natamo niya sa pagkakataong ito. Haha, that omnipotent internal core was what made me recover. I went from being a triple terrain ng my peak state. Ang binigay mo sa akin ay napakahalaga. Hindi na kailangang banggitin pa iyon. Well, Dustin, since I've just regained my position as the chief of the clan, I have a lot of things to deal with and I can't accompany you. Instead, I'll send Kelsey with you. You can comfortably enjoy the rest of your stay in Tycoon Mundo. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inakay ni Elroy si Dustin palabas ng secret chamber at papasok sa tirahan ni Kelsey. Matagal nang naghihintay si Kelsey sa gate ng palasyo. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang kasiyahan, umalis si Elroy para pangasiwaan ang mga gawain ng Tang Clan. Pagkatapos, ipinakita ni Kelsey si Dustin sa paligid ng Tycoon World. Ngayon na ang kanyang lolo ay muling pinuno ng Tang Clan. Ang kanyang katayuan ay tumaas din. Sa bawat oras na siya ay lumabas, lahat ay nagtitipon sa paligid niya at nagpapahid sa kanya sa pag-asang makuha ang kanyang pabor. Bukod dito, ang malaking bilang ng mga barkong pandigma at mga master mula sa Tang Clan ay palaging sinasamahan siya upang protektahan siya. Maya-maya, biglang naisip ni Dustin si Bennett. Hoy, Kelsey, saan ang headquarters ng Divine Snake Gang? Nagtatakang tanong niya. Really? Are you trying to settle the score with them? Natigilan noong una si Kelsey. Ngunit kalaunan ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ni Dustin. Ngumiti lang si Dustin bilang sagot. Tinaktan siya ng mga miyembro ng Divine Snake Gang at ilang beses siyang sinubukang patayin. Bukod dito, malubhang nasugatan siya ni Bennett. Hindi iyon madaling hayaan ni Dustin. Haha, Dustin. Kanina pa ako naghihintay ng pagkakataon para mapuksa ang Divine Snake Gang. Marami silang napatay na miyembro ng clan natin. Dapat tayong maghaiganti. You know what? Punta tayo sa headquarters nila ngayon din. Madamdaming sabi ni Kelsey. Pagkatapos, inutusan niya ang isang grupo ng mga tao mula sa Tang Clan na samahan sila sa headquarters ng Divine Snake Gang. Makalipas ang halos kalahating araw, nakarating silang lahat sa labas ng isang malaking lungsod. Ang tarangkahan ng lungsod ay hugis ng isang malaking ulo ng sawa. At ang mga pader ng lungsod ay inukita ng mga larawan ng mga ahas. Higit pa rito, ang mga makukulay ngunit hindi malinaw na anino ng mga sawa ay bumungad sa hangin sa itaas ng buong lungsod. Nakakatakot ang itsura nila kaya kahit sino ay manginig sa takot. Dustin. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Divine Snake City. Ito ang punong tanggapan ng Divine Snake Gang. Sabi ni Kelsey, na itinuro ang lungsod. Lahat ng mga tao ng Divine Snake Gang, ilabas ang inyong mga asno dito. Ngayon na ang araw na malipol ang Divine Snake Gang. Tigaw ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Kelsey habang pasulong. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay master ng Tang Clan na nasa Immortal Realm. Boom! Nagpadala siya. Ang napakalawak na tunog na alon na umaalingaw-ngaw sa buong lungsod sa kanyang harapan. Biglang naging maingay ang buong lungsod. Ang mga matatalim na figure ay lumipad sa himpapawid at umaalingaw-ngaw ng agresibo. Walang sekta ang hindi makakapagwalang bahala sa ganoon kalaki at direktang provokasyon. Sino ka? How dare you insult our sect like this?
Isang sinag ng liwanag ang bumaril sa labas ng lungsod bago huminto sa itaas ng tarangkahan ng lungsod. Isa itong matandang nakaitim, matangkad at payat, at malamig ang mga mata na parang ahas. Haha, huwag ka nang magpanggap na inosente. Open your damn eyes. Tagatang clan tayo. Ibigay agad si Bennett. Umakbang din si Kelsey. Walang awa yan sa pagitan namin at ng Tang Clan. Bakit kayo nagpunta dito? Sa, tingin mo ba mahina kami sa pananakot? At saka, ang aming pinuno ay naglilinang sa pag-iisa at determinado siyang manatili sa labas ng anumang gawain ng mundong ito. Sabi ng matandang nakaitim, walang awa yan. Kanina lang, dalawang miyembro ng Divine Snake Gang mo ang nakipagsabuatan kay Johnny at nagpadala ng mga tao para salakayin ang lungsod ng Tang Clan. Pinatay mo ang marami sa mga miyembro namin. Mayroon kaming matinding awa yan laban sa iyo. Umisi si Kelsey. Pero si Johnny ang gumawa ng lahat. Siya ang nagtayo sa atin. Walang kinalaman sa sekta natin ang ginawa niya. Protesta ng matanda. Haha. Itigil ang pagpapanggap. Ilabas si Bennett at ang lahat sa iyong Divine Snake Gang. Ngayon ang araw na ikaw ay mamatay. Ano man ang sabihin mo. Ang Divine Snake Gang ay mapapahamak ngayon. Tumawa si Kelsey. Pagkatapos, iwinagayway ang kanyang kamay. Nag-utos. Atake. Pumila ang isang dosenang barkong pandigma at tinutukan ang sentro ng lungsod. Bang! 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 Sunod-sunod na sumambulat ang mga kanya na parang mga paputok. Pinunit ng marahas na energy light na mga haligi ang kalawakan at bumaril patungo sa lungsod. Sobra ka na, Kelsey. Umalangaw-ngaw ang isang matinding dagendong sa kailaliman ng lungsod. Nahiumanig sa buong lungsod. Pagkatapos, isang figure ang sumugod palabas. Ito ay walang iba kundi si Bennett, ang pinuno ng Divine Snake Gang. Haha, Bennett. Akala ko patuloy kang magtatago na parang duwag ka. Panunuya ni Kelsey na patuloy sa pagtawa. Nang makita si Bennett ay parang kumikislap ang mga mata ni Dustin. Nasaktan mo ako, at kailangan mong pagbayaran ang presyo. Sabi niya na may kasamang pag-iinis.